Sa simula pa lang, tutol na si Sonia sa panliligaw ni Rodel kay Jasmine. Hindi nito matake na isang hamak na sundalo lamang ang magiging kasintahan ng anak. Jasmine, ayoko na makikita pa ang Rodel na yan dito sa ating pamamahay. Mataray na sabi nito sa kanya habang nagpapahinga sila sa sala. Mama, bakit naman ho? Dahil hindi ang isang katulad lamang niya ang nababagi na maging boyfriend mo. Sonia, hindi kaya lumalabas naman yata ang pagiging mata pobre mo? Ani Manuel sa asawa. Manuel, hindi natin pinag-aral sa mamahaling eskwela si Jasmine para lamang mabingwit ng isang hamak na sundalo. Katwiran nito sa asawa. Marangal naman ho ang trabaho ni Rodela. Katwiran niya sa ina. Marangal nga, pero napapakain ka ba ng pagiging marangal niya? May bibigay ba niya sa iyo ang mga luhong kinagis na ng inyong katawan? Mama, mahal ko ho si Rodel. Ito ang tandaan mo, Jasmine. Wala kang aasahan sa amin kapag sinunod mo ang tibok ng iyong puso. Galit na wika nito bago sila tinalikuran mag-ama. Napaiyak na lamang siya dahil alam niya na masama magalit ang kanyang ina. Ngunit ano magagawa niya? Mahal na mahal niya si Rodel. At balak na niya itong sagutin sa susunod na pagdalaw nito sa kanya. Papa, bakit ganun mo, ama? Ani habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Jasmine, nasa tamang edad ka na at alam mo na kung anong makabubuti at makakasama sa'yo. Huwag mo na lamang pansinin ang iyong isinabi ng iyong mama. Sundin mo ang tinitibok ng iyong puso kung doon ka magiging maligaya, anak. Anang kanyang ama. Pero itatakwil ako ng mama kapag ginawa ko yun. Sa umpisa lang naman magagalit yun. Alam mo naman na ang pusong ina, hindi makakatiis sa kanyang anak. Pagpapalakas loob nito sa kanya. Kayo ho ba? Hindi tutol kay Rodel? Anak, ikaw ang makikisama sa kanya at hindi ako. Kaya kung saan ka maligaya, doon na rin ako. Nakakaunawang wika nito. Nabuhayan siya ng pag-asa dahil sa mga sinabi ng kanyang papa at naisip niya na may paraan para matupad ang kanyang mga pangarap sa piling ng lalaking labis niyang minamahal. Nagtungo na siya sa kanyang kwarto pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang papa. Tinawagan niya si Rodel sa cellphone nito para katagpuin sa isang lugar. Hello? Excited na sagot ni Rodel buhat sa kabilang linya. Hello, Rodel? Jasmine, mabuti naman tinawagan mo ko ngayon. Wika nito na para bang handang makipag-usap sa kanya ng matagal. Itatanong ko lang sana kung kailan ka dadalaw ulit. Siguro sa isang linggo pa. Bakit? Namimiss mo ba ako? Pilyon tanong nito. Gusto ko lang sanang sabihin na ayaw na ni mama na pumunta ka dito sa bahay namin. Walang ligoy na sabi niya rito. Bakit? Para biglang nalungkot na tanong nito. Saka ko nalang ipapaliwanag sa'yo. Magkita na lamang tayo sa paborito nating restaurant sa linggo. Sige. Biglang sumigla namang sagot nito. Matapos niyang mai-off ang kanyang cellphone, nakadama siya ng kalungkutan sa kanyang gagawing pakikipagkita nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Ngayon lamang niya gagawin ng ganun dahil hindi naman siya sanay na may tinatagong lihim sa mga to. Lalong-lalo na sa kanyang ina. Pero kailangan niyang gawin ng ganoon para magkaroon sila ng pagkakataong makapag-uusap ng tungkol sa kanila mga sarili. Hindi niya mapapayagan na hadlangan ng kanyang mama ang kanilang pagmamahalan. At iyon lang ang alam niyang paraan para maiparating niya dito na pareho lang sila ng nararamdaman. Ayaw man niya magkaila sa ina, papipilitan siyang gawin yun dahil rin sa pagiging matapobre nito. At hindi siya masisisi nito dahil ito na rin ang nagturo sa kanya ng ganun. Samantala, panay naman ang kantsaw ng mga kasamahan ni Rodel sa kanya pagkatapos ng pakikipag-usap niya kay Jasmine. Sigurado mahal ka na rin ni Jasmine? Ani Ariel ang matalik niyang kaibigan. Hindi pa nga ako sinasagot ng tao. Napapakamot naman sa batok na wika niya dito.
hindi ka pagkakasayahan ng panahon na tawagan nun kung hindi ka niya mahal. Kita mo at makikipagtagpo pa sa'yo dahil ayaw ka nang papuntahin ng kanyang mama sa kanilang bahay. Bakit alam mo ang kanyang mga sinabi? Nagtatakang tanong nito sa kaibigan. Dahil nakadikit din ang tenga niyan kanina sa cellphone habang kausap mo si Jasmine. Pambubuko dito ng isa pa niyang kasamahan. Talagang puro kakalokohan? Tanya rito at binatukan. Nagkatawa na lamang silang lahat at lumipas ang mga araw sa kanila sa pagbibiroan. Ganun ang buhay nila sa kanilang headquarters. Kapag wala sila sa kanilang misyon, mahirap na masarap ang buhay ng isang sundalo dahil palaging nasa bingit ng kamatayan ng kanilang mga buhay kapag sila ay nasa labanan. Talaga namang naramdaman ko na agad na mabigat ang dugo sa akin ng ina ni Jasmine. Sa unang pagtuntong ko pa lamang sa kanilang marangyang tahanan, biglang sumeryosong sabi niya, "Huwag mong intindihin ang kanyang ina. Ang mahalaga kung mahal ka ni Jasmine." Wika pa ni Ariel. "Sana nga totoo ang hinala mo na may pagtingin din siya sa akin. Sasala ang sandok sa palayok pero hindi ang sinasabi ko. Alalahanin mong eksperto na ako pagdating sa mga babae." Mayabang panawika nito. "Alam ko naman dahil kahit sa ang mission tayo magpunta may asawa ka. Kaya wala akong kalungkutan dahil marami nagmamahal sa akin eh." Pagmamalaki pa nito. "Pero nahihirapan ka naman sa paghahati ng iyong sweldo." "Yun nga lang." Kibit-balikat na sabi pa nito. Dumating ang araw ng pagkikita ni Narutel at Jasmine. Maaga pa ay nasa restaurant na siya. Isang oras siya naghintay kay Jasmine ngunit baliwala sa kanya yun. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang makita to. "Kanina ka pa ba?" Tanong nito sa kanya habang inaalalayan niya to sa pag-upo. "Mag-iisang oras pa lang naman ako dito." Sagot niya habang nakatitig siya sa maamong mukha nito. "Ano bang dahilan at dito mo pa ako pinapunta? Samantalang dati naman kitang dinadalo sa inyo." "Tatapatin na kita, Rodel. Ayaw sa iyo ng mama ko." Yuko ang ulong sabi nito. "Dahil ba sa isa lamang akong hamak na sundalo?" "Rodel, alam mo naman ang kinagisan kong pamumuhay at hindi mo maiaalis kay mama na mamili na lalaking magiging asawa ko. Kung sa bagay, hindi ko kayang pantayan o higitan ng masaganang pamumuhay na tinatamasa mo ngayon sa piling ng iyong mga magulang. Ang tanging maiaalay ko lang sa iyo ang tapat at wagas kong pagmamahal." Malungkot na wika niya. "Mahal din kita, Rodel. At yan ang dahilan kung bakit ako nagpakita sa iyo." "Totoo bang sinabi mo?" Walang pagsidla naman ang kaligayahan tanong niya ulit dito. "Bakit? Ano bang akala mo?" "Oh, Jasmine." Aniya bago niya ito hinalikan sa mga kamay na tanging hawak niya ng mga sandaling yun. "Ngunit natatakot ako kapag nalaman ng mama tungkol sa ating dalawa." May pangamba sa tinig na wika nito. "Huwag na muna natin isipin na maaring mangyari kapag nalaman niya tungkol sa pagmamahalan natin. Ang mahalaga magkasama tayo ngayon at alam natin na nagmamahalan tayong dalawa." Nag-order sila ng pagkain at pagkatapos silang kumain ay namasyal silang dalawa. Nagtungo sila sa isang shopping mall at halos nalibot nila ang buong lugar habang magkahawak sila ng kamay. "Pasensya ka na ha, ito lang ang kaya kong ibigay sa iyo ngayon dahil hindi pa ako nasweldo." Anya sa kasintahan bago niya inabot dito ang isang stuffed toy. Niyakap naman ito ang nasabing laruan. "Iingatan ko to, Rodel. Dahil ito ang remembrance ng sagutin kita." Matamis ang ngiti sa mga labing sabi nito. "Maaga pa naman, gusto mo bang manood tayo ng sine?" "Sige." Pumasok nga sila sa sinehan at isang love story ang napili nilang panoorin. "Ihati kita mamaya," anas niya sa may tenga nito. "Huwag na lang, baka makita ka pa ng mama." "Pero gusto ko makasigurado na nakauwi ka ng maayos." "Sige, pero hindi ka nabababa sa taxi at hindi ka rin magpapakita sa mama ko." "Okay." Inakbayan niya ang kasintahan at masuyo naman nitong humilig sa kanyang dibdib. Natapos silang pelikula na ganun kasweet ang ayos silang dalawa. Maligaya-maligaya siya dahil nakamit niya ang pag-ibig ng babaeng kanyang pinakamamahal. Parang nasa ulap ang kanyang pakiramdam dahil kasama niya ito buong araw. "Pwede ba makahingi ng isang kiss?"
Mga ginoong sama nito sa kasintahan bago sila tuloy ang lumabas sa lugar na yon. Pinagbigyan naman siya nito at lalong nalubos ang kanyang kalikayahan dahil nalasap niya ang tamis ng mga labi nito. Samantala, alumpit na si Sonya. Dahil gabi na ay wala pa rin si Jasmine. Ang paalam niya, pupunta lang sa bahay ng isang kaibigan. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Hanggang ngayon, hindi pa dumarating? Nag-aalala lang sabi nito habang pabalik-balik sa paglalakad sa sala. Dalaga na si Jasmine at alam na nun ang kanyang ginagawa. Kaya huwag ka na mag-alala. Wika naman dito ng kanyang papa. Kahit na, babae ang anak natin at alam na mo naman na delikado na ang panahon ngayon. Sasagot pa sana ang kanyang papa na makarinig ang mga ito ng isang sasakyan na pumarada sa harap ng kanilang gate. Agad na sumilip sa bintana ang kanyang mga magulang para tingnan kung sino dumating. Sinipat na mabuti ni Sonya ang taksing kanyang kinalululanan at napanatagto nang makitang nag-iisa siya. Bakit kayo naabot ng gabi? Bungad agad sa kanya ng ina. Ma, pasensya na ho. Nagkasarapan kami ng kwentuhan ng mga kaibigan ko. Pagkatapos ho, nagpunta kami sa mall at doon ay nalibang kami ng husto. Paliwanag niya dito. Hindi naman to umiwas ng halika niya to sa pisngi. Palatandaan na kumbinsido to sa kanyang sinabi at hindi to galit sa kanya. O sige, magbihis ka na at magpapahain na ako ng ating hapunan. Nagtungo na agad siya sa kanyang kwarto para magbihis. At nang hindi na siya matanong ng kanyang ina ng tungkol sa kanyang mga kaibigan na nakasama niya kanina. Dahil hindi naman siya sanay na nagsisinungaling dito. Natatakot siya na maalaman nito ang kanyang ginawang pakikipagtagpo kay Rodel. At hindi niya alam kung anong maaring maging reaksyon nito kapag nalaman ng kanyang lihim. Pero hindi naman niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Dahil talagang mahal niya to. Nakalaan siya na gawin lahat ang alang-alang sa kanyang pagmamahal dito. Ngayon niya naranasan ang umibig at parang hindi niya makakayanan kung mawawala ito sa kanya. Nakalaan siyang magtiis ng hirap sa piling nito at gagawin din niya ang lahat para maging maligaya ito sa kanyang piling. Napangiti siya sa isiping yon at alam niya na matutupad ng kanyang mga pangarap. Patutunayan niya sa kanyang mama na hindi lang sa karangyaan dumiligaya ang isang babae. At alam niya na darating din ang araw na magugustuhan ng kanyang mama si Rodel. Napansin ng kanyang ina na maganda ang kanyang mood at hindi ito nakatiis na hindi yun punahin. Sabihin pang babae din ito at alam nito ang kilos sa isang babaeng masaya at masigla ng dahil sa pag-ibig. Mukhang masaya kayata. Tanong nito na halata nag-oobserba sa kanyang mga kilos. Ma, namasyal ako at matagal kong nakasama ang aking mga kaibigan. Kaya natural lang na maging masaya ko ngayon. Sigurado kang yun lamang ang dahilan? Nagihinalang tanong ulit nito kasabay ng isang mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Yes, ma. Naging kapansin-pansin ang madalas na pag-alis si Jasmine ng sumunod na mga araw. Pero nagpatay-mali siya lamang si Sonya. Hindi ito nagpahalata sa anak na may hinala na ito na nakikipagtagpo siya kay Rodel sa labas. Nagtaka rin kasi ito kung bakit bigla na lamang hindi nakipagkita sa bahay na yun ang kanyang maliligaw. Rodel, natatakot ako dahil parang naghihinala ng mama sa akin. Bungad agad niya sa kasintahan na makaiting siya sa lugar ng kanilang tagpuan. Gusto mo bang ipagtapat na natin sa kanya tungkol sa relasyon nating dalawa? Iyan ba ang mabuti nating gawin? Para sa akin, oo. Sa ganun paraan, hindi na tayo magtatagpo sa labas at mawawala ng takot sa dibdib mo sa tuwing makikipagkita ka sa akin. Kaya mo bang harapin ang galit ng mama ko? Ang lahat ay kakayanin ko para sa'yo. Malimbing at masuyong wika nito bago siya niyakap ng mahigpit habang natatakpan ng kumot ang hubad nilang mga katawan. Hahanap ako ng magandang tiyempo at pagkatapos saka natin harapin ang galit ng mama. Gusto ko na rin matapos ang patago nating pagtatagpo dahil ayoko nang palagi may kinatatakutan. Paano kung hindi pa rin ako matanggap ng iyong mama? Paano kung ilayo ka niya sa'kin? Hindi ako papayag na maghalayo tayo. Kapag ginawa niya ang ganun, tatakas ako para sa mama na sa'yo. Dalin mo ko sa malayong lugar. Doon sa hindi maaabot ng kapangyarihan ng aking mama. At pagkatapos bubuo tayo ng ating sariling pamilya. Pangako? Pangako?
Sagot niya dito habang nakataas ang kanan niyang kamay. Nagkasundo sila. Napupunta si Rodel sa kanilang bahay sa susunod na linggo para maipagtapat nila sa kanyang mama ang tungkol sa kanilang relasyon. Ngunit bago pa dumating ang araw na kanilang napagkasunduan, ay natuklasan na nito ang naging bunga ng madalas niyang pakikipagkita sa kasintahan. Nagising na lamang si Jasmine ng umagang iyon na masamang-masama ang pakiramdam. Nahihilo siya at bumabaliktad ang kanyang sikmura. Hindi niya na kayang ipaglabanan ang nadarama kaya mabilis siya tumakbo sa banyo para ilabas ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Nagkataon naman na pumasok sa kanyang kwarto ang kanyang ina at naabutan siya nito na nagsusuka. Jasmine, anong ibig sabihin nito? Dumagundong ang tinig na tanong ng kanyang ina. Mama, nanghihinang tawag niya dito. Buntis ka ba? Galit na tanong nito sa kanya matapos siyang magsuka. Hindi siya makasagot dito dahil tama naman ang hinala nito. Dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang buongan ng kanilang pagmamahala ni Rodel. Sumagot ka, Jasmine! Sigaw nito habang hawak nito na mahigpit ang isa niyang braso. Nabulabog naman ang pagtulog ng kanyang papa dahil sa malakas na boses ng kanyang ina. Sabihin pang naiwan nitong bukas ang pintuan ng kanyang silid kaya dinig sa buong bahay ang pagtutungayaw nito. Sonia, bakit ka aga-aga nagtutungayaw ka na? Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Sita dito ng kanyang ama. Manuel, buntis ang anak mo at yun ang dahilan kung bakit ako nagagalit. Sumbong nito sa kanyang papa. Jasmine, totoo ba ang sinasabi ng iyong mama? Tanong nito sa kanya habang matiim ang pagkakatingin nito sa kanyang mga mata. Tanda ng pagdaramdam nito sa nangyari. Oh po, papa. Isang malakas na sampal sa kanyang kanang pisngi ang agad na ginawad nito nang marinig ang kanyang naging kasagutan. Sinong ama ng iyong dinadala? Si Rodel po, papa. Kinig ang boses na sagot niya sa ama habang hinahaplos niya ang pising nasaktan dahil sa pagsampal nito. Ikaw ang dapat nasisihin sa pangyayaring to, Sonia. Di ko mga kamaong sabi ng kanyang papa sa kanyang ina. Bakit ako sinisisi mo, Manuel? Dahil hinadlangan mo sila sa kanilang pagmamahalan. Natututuli silang magtagpo sa labas para lang maiwasan ang iyong galit. Ang sabihin mo, talagang matigas ang ulo nitong si Jasmine. Hindi na niya naisip na malaking kahiyan para sa atin ang nangyaring to. Pananagutan naman po ni Rodel ang nangyari sa amin. Katwiran niya sa mga to para maibsan kahit na konti ang galit sa kanya ng ama. Papuntahin mo dito ang lalaking yan ngayon din. Gusto ko siyang makausap dahil kailangan niyo makasal sa lalong madaling panahon. Utos sa kanya ng ama. Opo, sagot niya. Tinawagan agad niya ang kasintahan at sinabi niya dito ang nangyari. Sinaktan ka ba nila? Nag-aalala ang tanong ni Rodel kay Jasmine. Sinampal ako ng papa nang malaman niya na buntis ako. Sumisigok na sagok nito sa kanya. Hindi mo agad sinabi sa akin na nagdadalang tao ka na pala. Sinigurado ko muna at kahapon ko lang nalaman na talagang buntis ako. Huwag ka mag-alala. Pupunta agad ako dyan sa inyo. Magpapaalam lang ako sa head namin. Pangako nito. Bilisan mo ha. Dalan mo tuloy ako ng suha. Yung galing Davao. Malambing na wika nito bago tuloy ang nagpaalam. Napabuntong hininga na lamang siya. Nang matapos ang pakikipag-usap niya sa kasintahan. Mahal na mahal niya to at kahit na kinakabahan siya sa pagharap sa mga magulang nito ay gagawin niya. Sayang nga lamang at maaga na matay ang kanyang ama. Sana makakasama niya to ngayon sa pagmamanhikan sa mga magulang ni Jasmine. Chapter 2. Naisip niyang sabihin sa kanyang ninong ang tungkol sa pagpunta niya sa bahay ng mga to. Baka sakaling mahiligan niya to ng pabor, nasamahan siya para harapin ang mga magulang ng kanyang nobya. Mabilis yan itong sa opisina ni Major Perez para magpaalam at para sabihin din dito ang kanyang kahilingan. Reporting for duty, sir. Magalang na sabi niya sa nasabing opisyal habang nakatayo siya ng tuwid at nakasaludo dito ang makapasok siya sa opisina nito. Carry on, Sacramento. Sagot ito sa kanya bago siya inanyayahang maupo sa harap ng mesa nito.
May sadya ka ba sa akin, iho? Magiliw na tanong nito matapos siyang maupo sa upang nasa harap ng mesa nito. Ninong, gusto ko sanang humingi ng pabor sa inyo. Napapakamot sa batok na sagot niya. Anong pabor naman ang hihingin mo? Kailangan ko kasing pumunta sa bahay ng girlfriend ko dahil nalaman na ng kanyang mga magulang ang tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Marahil ay pag-uusapan na namin ang tungkol sa pagpapakasal naming dalawa ni Jasmine. At kung maari ho sana, kayo na ang tumayong ama para sa akin. Walang problema. Kailan ba yan? Ngayon na ho sana. Ang ibig palang sabihin ay magkakaroon na ako ng apo sa iyo. Nangingiting sabi pa nito. Ganun na nga ho. Sige, sasamahan kita. Hintayin mo na lamang ako sa labas at may bibili lang ako sa mga maiiwan dito. Nabawasan ng kaba ng kanyang dibdib nang malaman niya na sasamahan siya ng kanyang ninong. Kahit na papano ay may dating kapag malaman ng ina ni Jasmine na major ang kasama niya. Hindi na nga nagtagal at nakarating sila sa bahay ni na Jasmine. Kahit na major ang kanyang ninong ay nagulat pa rin to sa laki at rangyan ng bahay ng mga magulang ng kanyang kasintahan. Mayaman pala ang pamilya ng kasintahan mo. Bulong ni Major Perez sa kanya habang naglalakad sila patungo sa main door ng bahay na yon. Oho nga. Mabuti hindi siya tutol sa'yo. Ayaw nga ho sa akin ng mama ni Jasmine. Kaya nga ho napilitan kami na magtagpo sa labas at naging magkasintahan ho kami ng dingit sa kanyang mga magulang. Mukhang mahirap ang sitwasyon mong napasukan, Rodel. Anito habang hinihintay nila ang pagbubukas ng pinto matapos silang kumatok. Mahal na mahal ko si Jasmine at gagawin ko ang lahat para sa kanya, Ninong. Sana naman ay panghabang buhay ang pagmamahal na sinasabi mo para hindi naman masayang ang pakikipaglaban mo sa kanyang mga magulang. Pagkaraan pa ng ilang sandali ay pinagbuksan na sila ng pinto ng isang katulong at lalong nalula ang kanyang ninong nang makita nito ang mamahaling kasangkapan sa bungad pa lamang na maluwag na sala. Maghintay lang daw po kayo sandali at bababa na sila. Anang katulong matapos siyang igiyan nito sa pag-upo sa mamahaling sofa na naroon. Sige, salamat, Aniya. Madalas ka mong makapunta dito? Tanong ulit sa kanya nito nang makaalis ang katulong. Tatlong beses lang ho at sa pang-apat ay pinagbawalan na ako ni Jasmine dahil ayaw nga sa akin ng kanyang mama. Tumangutang ho lang to. Hindi naman sila nainip dahil maya-maya pa ay bumaba na rin buhat sa ikalawang palapag si Jasmine at kasama nito ang ama't ina. Magandang umaga ho sa inyo, sabay na sabi ni Rodel at Major Perez sa mga magulang ni Jasmine. Magandang umaga din naman sa inyo. Formal na sagot ng ama niya sa mga to. Ang kanyang ina naman ay hindi sumagot dahil galit ito at hindi pa rin tumatanggap ang magiging madugang nito ang lalaking labis itong kiniinisan. Bahagya naman siyang nginitian ng kanyang kasintahan. Ngumiti din ito sa kanya nang magtama ang kanilang mga paningin. Agad itong napansin ang pamumula ng kanyang kanang pisingi. At dahil doon, ay parang nadama din ito ang sakit na kanyang nadama kanina. Gusto man itong hapulusin ng kanyang pisingi ay hindi nito magawa. Dahil matalim ang pagkakatingin dito ng kanyang mama. Talagang ipinahalata ng kanyang ina ang disgusto nito sa kanyang kasintahan. Pero kahit ano pa ang gawin nito, mapipilitan na rin itong sumang-ayon na makasal sila dahil takot itong mabilad sa kahihiyan. Maupo ho kayo, wika ulit ng kanyang papa sa mga to. Siya nga ho pala, gusto kong ipakilala sa inyo si Major Perez. Siya ho ang aking ninong sa Binyag at siya rin ho ang tatayong ama para sa akin. Dahil matagal hong patay ang aking ama. Pakilala ni Rodel dito sa mga magulang ng kasintahan. Ikinigagala ko humakilala kayo, ani Major Perez sa kanyang ina't ama. Tumango at ngumiti naman ng bahagya ang kanyang mama para hindi naman mapahiya ang ninong nito. Kaya ko ipinatawag si Rodel ay dahil sa kalagay ng aking anak na si Jasmine. Wala kaming kamali-mali ng aking asawa na nagdadalang tao na pala siya. Masama ang loob na sabi ng kanyang ama. Nakahanda naman ho ang aking inaanak na panagutan ang namamagitan sa kanila ni Jasmine. Sagot ni Major Perez kay Manuel. Ang tanong ko ho ay kaya ba namang buhay ng maayos ni Rodel ang aming si Jasmine? Matari na tanong dito ng kanyang mama. Gagawin ko ho ang lahat para maging maligaya si Jasmine sa aking piling. Maagap na sagot ng kanyang kasintahan.
Rodel, hindi sanay ang aking anak sa hirap. May kukuha mo ba siya ng katulong sa bahay? At makakaya mo bang ibigay sa kanya ang kaginhawaan ng kanyang kinagisnan? Mama, kaya ko magtiis ng hirap basta kasama ko lang si Rodel. Maagap naman na sabi niya para masuportahan ang kasintahan. Sonia, tumutol ka man sa pag-ibigan nilang dalawa, wala ka na rin magagawa. Maaati mo bang maging dalagang inang iyong anak? Ani Manuel sa asawa para matigil lang pagsasalita nito nang wala namang kabuluhan. Pwede ho ba nating pag-usapan ang tungkol sa kanilang kasal? Maagang kaloobang tanong ni Major Perez sa mga to. Dahil labatid dito na talagang mahal niya si Rodel. Makakaya niyo ho ba ang isang ingranding kasal? Parang kantanong naman ng kanyang ina. Samantala, ako ho ay magtatapat na sa inyo. May konti ho akong naiipon pero alam ko na hindi ho yun makakasapat para sa isang ingranding kasal. Hindi naman ho ako mangungutang para masunod lang ang gusto ninyo dahil kabilang ni Jasmine ang makakasakripisyo pagkatapos ng kasal na yun. Kung papayag ho kayo, isang kasal hindi naman masyadong magarbong ihahandog ko sa inyong anak para kahit na papano may matira naman sa amin at meron kaming magagamit na puhunan sa aming pagsisimula bilang mag-asawa. Praktikal ho akong tao at sana'y maintindihan ninyong ibig kong sabihin. Paliwanag ni Rodel sa mga magulang ng kanyang kasintahan. Kahit naman tumutol kami, wala na rin kaming magagawa dahil may deposito ka na sa sinapupunan ni Jasmine. Malungkot at parang talo nang sabi ng ama nito. Papa, patawarin niyo ho ako. Nagawa ko lang naman ang bagay na to dahil mahal ko ho si Rodel. Paliwanag naman ito sa ama. Kailan naman ho niyo balak na idaos ang kasal ng mga bata? Muling tanong ni Major Perez. Kailangan na ho nating madaliin ang lahat bago pamahalata ang tiyan ni Jasmine. Walang kibuang ina nito dahil hindi dito gusto ang mangyayari. Ngunit wala na magagawa si Jasmine para ibalik ang lahat. Bagamat mahal nito ang kasintahan ay parang nasaktan din to sa sinabi niya. Ang alam nito, gagawin niya ang lahat para lang mabigyan to ng kaligayahan. Ngunit ngayon pa lamang ay hindi na pala niya magagawang mangutang para mabigyan to ng isang ingranding kasal. Napansin naman niya na biglang nagbago ang mood ni Jasmine at hindi din nakaligtas sa matalas niyang mga paningin ang biglang paglamlam ng kaanyuan nito. Hindi na ba tayo kukuha ng wedding coordinator? Malungkot at walang siglang tanong nito sa kanya. Tayo na lamang dalawa ang mag-aasikaso sa mga kakailanganin natin para makatipid. Pinalasagot niya habang nakatitig pa rin siya sa mukha nito. Sa puntong iyon ay kinagat na nito ang mga labi para hindi ito mapabulalas ng iyak sa harapang iyon. Pilit itong inuubanawa ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Ngunit nagsusumiksik sa isipan nito ang sinabi niya na kailangan makatipid. Agad namang naramdaman ni Major Perez ang pag-iba ng mood ng kanyang mapapangasawa. At alam nito ang dahilan kung bakit nagkakaganoon si Jasmine. Rodel? Kung sagutin ko na ang kalahati sa magiging gastos ninyo sa kasal, maari na siguro maging grand ang wedding ninyo si Jasmine. Ano ito para mapagtakpan ang kanyang kakulangan? Waring nabuhay naman ang loob si Jasmine dahil hindi man ito aminin, talagang pangarap din ito ang granding kasal. At alam ni Major Perez na ang sinumang babae nangangarap ng masaya at ang granding kasal. Kaya napilitan itong makialam tungkol sa magiging gastos. Isa pa, ayaw din naman itong mapahiya sa mga magulang ng kanyang kasintahan sapagkat sinabi na nito na ito ang tumatayong ama niya sa ngayon. Ang naging resulta ay isang ingranding kasal ang napagkasunduan ng magkabilang panig. Kukuha rin sila ng wedding coordinator para makompleto ang lahat. Nakahinga rin ng maluwag si Sonia sa pinagkakasunduan ng usapang yon. Hindi na ito mapapahiya sa mga kaibigan nito na talaga namang galing sa mga kilalang angkan. Pwede ko hubang makausap ng sarili niya si Jasmine? Tanong ni Rodel sa kanyang mga magulang matapos ang lahat. Mauna na ako sa iyo sa headquarters, Sacramento. Paalam naman ni Major Perez dito. Sumama ka na kay Ninong at saka na lamang tayo mag-usap. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Dahilan ni Jasmine sa kasintahan. Pero ang totoo masama lang ang kanyang loob dito. Hindi na nakasagot ang kanyang mama at papa dahil nauna na siyang sumagot kaysa sa mga to.
Napilitang sumama si Rodel sa ninong nito nang hindi sila nagkakausap ng maayos. Hinintay lamang niya na makaalis ang dalawa bago siya nagtungo sa kanyang silid. Hindi na nag-react pa si Manuel at Sonia dahil alam na mga to na mayroon siyang nakitang hindi maganda sa ugali ng kanyang mapapangasawa. Umiyak siya nung umiyak na makatingin siya sa kanyang kwarto dahil nahihiya siya sa kanyang mama. Ayaw sana niya makita nito ang maari niyang kahit nanatnan sa piling ni Rodel dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Ayaw niya na may maisusumbat ang kanyang ina sa kanya at ayaw din niya na masabi nito na hindi ito nagkamali ng pagkakakilala sa lalaking na pili niyang mahalin. Pero ano pa ba magagawa niya ngayon na mismo ang kasintahanan niya ang umamin sa mga kakulangan nito? Paano pa niya maitatayo ang karangalan nito sa kanyang ina? Hindi naman niya maaatim na palagi nilang itong maliitin ang kanyang mama. Sa ngayon, labis na guguluhan ng kanyang isipan at hindi rin niya alam kung anong nararapat niyang gawin. Pabayaan mo na lang muna si Jasmine, saka mo na lang siya kausapin, ani Manuel sa asawa. Gusto ko lang sanang sabihin sa kanya na hindi ako nagkamali sa pagkakakilala kay Rodel. Sagot naman ni Sonia sa sinabi ng asawa. Masama ang loob ng ating anak at huwag mo na sanang dagdagan pa ang sama ng kanyang loob. Sinunod naman ng kanyang ina ang kahilingan ng kanyang papa at binigyan nga siya nito ng katahimikan. Napansin mo ba ang pag-iiba ng mood ni Jasmine? Tanong ni Major Perez kay Rodel habang naglalakbay sila pabalik sa headquarter. Oho, kaya nga ako gusto ko siyang makausap kanina. Sagot naman niya dito. Rodel, alam mo ba na pangarap ng bawat babae ang magkaroon ng grandeng kasal? Oo, pero hindi naman ho pwedeng sa lahat ng pagkakataon ni ganun ang mangyayari. Bakit naman ho ako mangangako at makikipagkasundo kung hindi ko naman kaya ang hinihiling ng kanyang mga magulang? Maaring merong sariling dahilan si Jasmine at yun ang dapat niyong pag-usapan ng maayos. Mukhang masama ang loob niya sa akin dahil hindi niya ako pinigbigyan na kausapin siya kanina. Lilipas din ang sama niya ng loob. Pabiyayaan mo na lang muna dahil talagang ganyan ang babaeng naglilihi. Pagpapaalala nito sa kanya. Naku, nakakalimutan ko ang bili niya sa akin. Napapalatak na wika niya. Ano ba yun? Ang sabi ho niya kanina dalhan ko raw siya ng suha na galing Davao. May katwira naman palang sumama ang loob ng nobya mo eh. Babawi na lang ho ako sa ibang araw. Palalamigin ko na muna ang ulo niya. Naisip niya na malaki nga pala ang kanyang kasalanan dito. Dahil kinalimutan niya ang prutas na ibinili nito sa kanya. Nangingiti na lamang ang kanyang ninong sapagkat napagdaanan nito ang pinagdadaanan niya ngayon. Pinalipas muna niya ang isang araw bago niya tinawagan sa ang kasintahan. Nasasabik din naman siya na marinig ang tinig nito at tuloy malaman niya kung ano na ang kalagayan nito ngayon. Lalo pa nga at dinadala nito ang kanyang magiging anak. Hello? Matamlay na sagot ni Jasmine nang makita nito ang kanyang pangalan na nakaregister sa screen ng cellphone nito. Hello Jasmine? Pwede ba kitang dalawin? Aniya kahit dinig niya ang katamlayan ng boses ito buhat sa kabilang linya. Wala naman akong sakit. Hindi interesadong sagot nito. Alam ko na nagtatampo ka sa akin. Bakit hindi natin pag-usapan ng problema para matapos ang paghihirap ng kalooban mo? Rodel, sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Tanggi pa rin nito. Jasmine, alalahanin mo lumalakad ang mga araw at kailangan na natin kumausap ng wedding coordinator na mag-aayos ang ating kasal. Paalala niya pa sa kasintahan. May kilala ang mama. Siya na lang ang bahala makipag-usap sa wedding coordinator. Tayong ikakasal kaya kailangan tayong dalawang personal na makausap ng wedding coordinator. Nakukuhanin natin. Pangungulit niya dito para mapilitan itong makipagkita sa kanya. Napilitan itong pumayag na magtungo siya sa bahay ng mga to para personal nilang mapuntahan ang mga taong dapat nilang kausapin tungkol sa kanilang kasal. Bumili siya ng suha na siya nitong hinihingi sa kanya at bumili din siya ng hilaw at hinog na mangga para dito. Alam niya na magugustuhan nito ang mga prutas na yun at nasasabik din siya makita ang maganda at maamo nitong mukha na labis niyang kinababaliwan. Napasimangot naman si Sonia nang makita nito ang manmanugangin niya. Kaya hindi na ito nagpakita sa kanya. Talagang hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito matanggap na siya na piling mahalin ng anak nito.
Napakislot naman ang puso ni Jasmine nang sabihin ng katulong dito na dumating na siya. Kahit isang araw pa lang silang hindi nagkikita, ay nasasabik na rin to sa kanya. Para sa'yo, masuyong sabi ni Rodel sa kanya habang iniaabot nito ang isang plastic bag na naglalaman ng mga prutas na gusto niyang kainin. Anong laman ito? Buksan mo para makita mo kung anong laman ng plastic na yan. Agad siya nakadama ng paglalaway na makita niya mga suha at manggang hilaw na dala nito para sa kanya. Mabilis niyang tinawag ang isa nilang katulong at pagkatapos, iniutos siya dito na ipagbalat siya ng isang malaking suha at isang manggang hilaw. Sa ginawa ng yun ay nakita nito ang malaking kaibahan ng kanilang pamumuhay. Ngunit sa kabila noon, gusto pa rin nito na makasal sila. Dahil talagang mahal siya nito at hindi nito makakayang mapabalay sa kanya. Kaya tatanggapin nito ang lahat ng uri ng pagsubok, basta makasama lang siya nito sa habang buhay. Pilit itong ipinikit ang kanyang mata sa agwat ng kanilang kabuhayan. Walang kwenta pag-isipan ito ng masama ng kanyang ina. Siya lang ang mahalaga para dito. Kaya nilunok nito ang pride at humingi ng tawad. Kahit na alam nito na wala naman itong nagagawang masama sa kanya. Jasmine, gusto ka sanang humingi ng tawad sa iyo kung ano man ang maling inasal ko nung pag-usapan ng tungkol sa kasal natin. Dahil ito na rin ang kusang nagbukas ng tungkol sa usapang iyon, sinabi na rin niya dito ang dahilan kung bakit sumama ang kanyang loob dito. Ipinaliwanag din ito sa kanya ang side nito at maluwag naman niyang tinanggap ang mga paliwanag nito. Naunawaan nila ang kanikanilang mga katwiran at dahilan kaya napagkasunduan nila na ang bawat pagpapasya ay pag-uusapan muna nilang dalawa para maiwasin nila ang hindi pagkakaunawaan. Nang sumunod na mga araw, ay tuluyan na sila naging abala sa pag-aayos ng mga kailangan nila para sa kanilang kasal. Marami din pala silang gagawin kahit na kumuha na sila ng coordinator sa kasal. Hindi pala ganun kadali ang pagpaplano ng lahat. Pero sa kabila ng hirap at pagod, nanatili pa rin ang matamis silang pagmamahalan. Kapag may pagkakataon silang dalawa, hindi nila nakakalimutan ang pagsaluhan ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Kaya habang tumatagal, lalo nilang minahal ang isa't isa. Samantala kahit na pulos magaganda ang nakikita ng kanyang ina, hindi pa rin to kumbinsido na magiging maligaya siya sa piling ni Rodel. Chapter 3. Hindi nakatiis si Sonia, kaya isang araw ay kinausap nito ng masinsino ng anak. Talaga nagpapakasira ka na dyan sa sundalo mo, no, Jasmine? Mama, mahal ko si Rodel at hindi pagpapakasira ang ginagawa ko. Aniya, tingnan ko kung masabi mo pa ang mga salitang yan kapag naghihirap ka na sa poder ng lalaking yan. Naka-ismid na wika nito. Hanggang ngayon ho ba hindi niyo pa rin matanggap na magiging manugang niyo si Rodel? Hindi ko siya matatanggap hanggat hindi niya naipapakita sa akin na kaya kanyang buhayin ng masagana. Napabuntong hininga na lamang siya dahil sa sinabi ng kanyang ina. Hindi naman niya maaring pilitin na tanggapin agad nito ang kanyang mapapangasawa. Ngunit higit, sana siya magiging maligaya kung magkakasundo na ang dalawa. Pero sa kabila ng pagkainis ng kanyang mama dito, hindi naman ito natatakot na palagi siyang puntan sa kanilang bahay. Lalo pa nga at ngayon magdadalang taon na siya. Napapangiti siya kapag naalala niya ang mga paglalambing nito sa kanya. Ganun na rin ang mga pag-aalala nito. Isa lang naman ang kinatatakutan niya. Iyon ay ang muli nitong pagpunta sa malayong lugar para gampanan ang tungkulin nito sa bayan. Isipin pa lamang niya na matagal itong mawawala, mapapalaban sa mga taong labas, parang kinikilabutan na ang kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay hindi niya makakayanan ng kalungkutan habang wala to. Kaya naisip niyang hilingin dito na tumigil na lamang sa pagsusundalo at magnegosyo na lamang silang dalawa. Sa susunod nilang pagkikita, sasabihin niya dito ang kanyang kagustuhan at lihim niyang nadalangin na sana pakinggan siya nito. Gusto kasi niyang makasiguro na hindi siya mabubuyuda agad at hindi rin mabawala ng ama ang kanyang magiging anak. Nais niyang maging mahaba ang kanilang pagsasama kapag nakasal na sila ng kasintahan at mangyayari lang yon kung hihintunod sa trabaho nito. Bakit bigla ka na lamang natahimik? Anang kanyang mama. Dahil naisip ko lang ho
Kung posible bang makumbinsi ko si Rodel na magbitiw na sa pagsusundalo? Bakit mo naman naisip yan? Dahil alam ko na malaki ang posibilidad na umuwi na lamang siyang isang malamig na bangkay kapag nanggaling siya sa kanyang misyon. Subukan mong sabihin sa kanya ang gusto mo. Baka sakaling pagbigyan ka niya. Payo nito. Sa palagi niyo kaya makukumbinsi ko siya? Hindi ko masigurado dahil hindi ko naman kabisado ugalin yung mapapangasawa mo. Sana naman makumbinsi ko siya, Mama. Ipaliwanag mo sa kanya ang iyong mga dahilan para maunawaan niya kung bakit gusto mo siyang magbitiw sa kanyang tungkulin. Dagdag pa nito. Maraming salamat sa payo ninyo sa akin. Pero hindi ibig sabihin na tanggap ko na ang Rodel na yan bilang manugang ha. Pahabol pa ng kanyang mama. Matuling lumipas ang panahon. Ilang araw na tamang ang hinihintay ni Rodel at Jasmine at darating ng araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Pansamantala siyang pinakiusapan ng kanyang ninong sa higit na nakakataas dito ng katungkulan para hindi muna siya makasama sa misyon ng kanyang mga katim sa Mindanao. Pinayagan naman siya dahil malapit na ang araw ng kanilang kasal at naunawaan naman siya ng kanyang mga opisyal. Sinundo niya ang nobya ng araw na yun para samahan sa pagpapacheck up nito sa doktor. Okay naman ang baby. Malakas siya pero kailangan mo pa rin ipagpatuloy ang pag-inom ng mga vitamins. Nakangiting sabi ng OB-GYN nito matapos nasuriin si Jasmine. Hindi pa ho ba malalaman kung anong magiging anak namin? Excited na tanong niya sa doktora. Hindi pa ho sa ngayon dahil 3 months pa lang ang baby na sa sinapupunan ng misis niyo. Sana lalaki. Nahiling niya kahit na narinig na ng mga to ang kanyang sinabi. Paano pala kung girl ang baby natin? Okay lang, basta ba normal siya at malakas? Pwede namang bumawi sa susunod? Pabirong sagot niya sa kasintahan. Pagkatapos ng pagsusuri dito ay niyaya muna niya to na mamasyal sa isang park. Rodel, hindi ba pwedeng magbitaw ka na lang sa pagiging sundalo mo? Tanong ng kasintahan sa kanya habang nakaupo sila sa makapal na damuhan sa ilalim ng isang mayabang na puno sa lugar na yun. Jasmine, maliit pa lang ako. Pagsusundalo na ang pangarap ko. Hanggang sa lumaki ako ay yun ang palagi kong inaasam. At hindi ko magagawang telikuran ng tungkuling sinumpaan ko sa ating bayan. Malumanin ang paliwanag niya dito. Pasensya ka na sa akin. Yung nalalapit ng ating kasal, parang kinatatakutan ko na ang uri ng iyong hanap buhay. Alam ko kasi na palagi kang nasa bingit ng kamatayan sa pagtupad mo ng iyong mga tungkulin. Ang lahat ng mga tao ay may takdang panahon ng kanilang inilalagi dito sa mundo. At may kanya-kanya din tayong guhit ng kapalaran. Hindi natin yun pwedeng takbuhan. Kapag dumating na ang ating oras, magaganap yung kahit pasan tayo naroroon. Pero palagi ka pa rin naiisip na mas makakabuti kung iba na lang ang magiging trabaho mo, Rodel. Jasmine, mas magiging maligaya ako kung sa pagtupad ko ng aking tungkulin, dun ako bawian ng aking buhay. Maituturing kong bayanin ang aking sarili kapag nangyari yun. Hindi na ito nagpumilit pa na pagbitawin na siya sa kanyang tungkulin dahil nalaman nito na karugtong na yun ang kanyang buhay. Nang dumating ang araw ng kanilang kasal, walang pagsidla ng kalikayan si Jasmine habang inaayusan siya ng isang kilalang beautician. Bagamat kinakabahan ay kitang-kita pa rin sa kanyang aura ang labis na kaligayahan. Ang ganda-ganda mo naman. May halong pala naghiling wika ng bakalang nag-aayos ng kanyang mukha. Sigurado lalo akong mamahalin ng aking mapapangasawa kapag nakita niya ako mamaya sa simbahan? Kinikilig na sabi niya. Talagang lalong ma-inlove sa iyo ang iyong magiging husband. Patiling wika nito nang matapos iyong ayusan. Pinagpasta niyang mabuti ang kanyang sarili sa salamin at nasiyahan naman siya sa kanyang nakita. Jasmine, tayo na't baka mahuli pa tayo sa oras ng iyong kasal? Wika sa kanya ng kanyang ama na halatang excited din sa paghahatid nito sa kanya sa harap ng altar. Papa, okay na ho ba ang aking itsura? Tanong niya sa ama habang naglalakad siya palapit dito. Napakaganda mo ngayon, iha. Siguradong masasabi ni Rodel na napakaswerte niya dahil siya ang inibig mo. Sagot nito. Ilang sandali pa at sakay na sila ng bridal car patungo sa simbahang pagdarausan ng kanilang kasal. Meron pa silang escort ng mga hagahad para hindi sila maipit sa traffic. Liya din naman ang dibdib ng kanyang ama dahil sa pagmamalaki sa kanya.
Alas 9 ng umaga ang oras ng kanilang kasal at alas 8:30 pa lamang inasa simbahan na si Rodel. Dahil excited din to sa okasyong yun. Menos 10 pa lamang para alas 9 na nangahaba na ang leg nito sa katitingin sa bukana ng simbahan. At lihim namang napapatawa si Ariel dahil alam nito na tense na ang kaibigan. Huwag kang mainip, darating din yun. Bulong nito kay Rodel. Kinakabahan kasi ako. Talagang ganyan na pakiramdam ng mga lalaking kinakasal. Dagdag paglilibang nito sa kanya para hindi siya mainip. Bakit naman kasi ang tagal nila? Rodel, matagal mag-ay sa mga babae. Hindi na siya nakasagot dahil nagkagulo na ang mga tao sa labas ng simbahan at alam niya na dumating na ang kanyang bride, kaya naman ganun. Ilang sandali pa at tumutulog na ang organista at tumapailang lang na ang isang malamyos na awitin ng pag-ibig. Habang naglalakad sa aisle si Jasmine at ang ama nito. Sa tingin niya, lalong tumingkad ng kagandahan nito ng mga sandaling yun. Dahil bagay na bagay dito ang suot nitong wedding gown na pinasadya pa ng kanyang ninong sa isang kilalang couturier. Rodel, ikaw nang bahala kay Jasmine. Mahalin mo siya at ingatan na katulad ng pagmamahal namin sa kanya. Bili ni Manuel sa manugang. Oho, Papa. Sagot niya sa biyanan. Inalalayan niya to sa pagluhod nila sa harap ng altar. I love you. Masuyong bulong niya dito. I love you too. Sagot nito na may matamis ng ngiti sa mga labi. Hindi naman naiwasan ni Sonia ang pag-iyak na mag-umpisa ang seremonyas ng kanilang kasal. Naisip nito na talagang kinuha na ang kanilang anak ng nagmamay-ari dito at hindi na tumahad lang ang pagsasama ni Jasmine sa kanya. Huwag ka nang umiyak dahil maligaya naman ang anak natin sa kanyang naging desisyon. Bulong ni Manuel sa asawa. Maligaya-maligaya nga silang dalawa habang pareho sila nakaluhod sa harap ng altar. At nagsusumpaan na walang hanggan nila pagmamahal sa isa't isa. Maluwalhating natapos ang kanilang kasal at ganoon na rin ang reception na ginanap sa isang kilalang restaurant. Ngayon ay kasalukuyan na silang naglalakbay na mag-asawa patungo sa Baguio kung saan nila kaganapin ang isang linggo nilang honeymoon. Kailangan pa ba natin mag-honeymoon? Kayong may laman nga ang aking sinapupunan. Hindi na nakatingin sa tanong ni Jasmine sa kanya habang minamaneho niya ang kanyang bagong expedition na pinahiram sa kanya ng kanyang ninong. Natural. Bagong kasal yata tayo at ang honeymoon ang pinakamasarap na parte ng kasalan. Kaya hindi ako papayag na wala tayo nun. Pilyo sagot niya sa tanong ng asawa. Ikaw talaga? Gigil na wika nito sabay kurot sa kanyang tagiliran. I love you. Malambing na sabi na lamang niya dito. Humiling na lang to sa kanyang dibdib at nang matapos ng kanilang pagbibiruan. Kahit na nahihirapin siya sa kanyang pagmamaneho ay hindi niya nagawang alisin ang pisngin nito na nakadikit sa kanyang dibdib. Sapagkat gusto rin niya ang pakiramdam na halos magdikit ang kanilang mga katawan. Ganun na naging ayos sila mag-asawa hanggang sa makarating sila sa bahay bakasyonan ni Major Perez. Mahal, andito na tayo. Masuyong sabi niya dito. Agad naman itong naalimpungatan dahil sa masuyo niyang paghaplos sa likod nito. Ganun ang kanyang pamamaraan kapag gusto niya itong gisingin. Bagay na kinasanayan na rin ito sa kanya. May katiwala naman ang kanyang ninong na siya magsisilbi sa kanila hanggat nandun sila mag-asawa. Kaya wala sila magiging problema. Huwag ka munang papasok sa loob. Pigil niya dito na makarating sila sa may pintuan. Bakit? May halong pagtatakang tanong nito. Bubuhatin kita, sagot niya sabay buhat niya sa asawa. Bakit kailangan mo pa akong buhatin? Tanong uli nito habang nakayakap na sa kanyang batok. Gusto ko lang sundin ang ating tradisyon. Uso pa ba ang ganun? Wala namang mawawala kung susundin natin, hindi ba? Wala nga dahil pabor sa iyo ang pagbuhat sa akin. Nakairap na sabi nito. Napangiti na lamang siya dahil alam na niya kung anong ibig niyong tukuyin. Sa loob ng isang linggo nila sa Baguio, wala silang ginawa kundi ang mamasyal sa magagandang lugar na gusto nilang puntahan. Naging masaya ang bawat sandali nila at halos hindi nila namalaya ng paglipas ng mga araw. Lalong nadama ni Jasmine ang pagmamahal sa kanya ng asawa at marami siya natuklasan sa mga ugali nito sa loob lamang ng isang linggo nilang pagsasama. Kung maaari nga lang sana, huwag na matapos sa mga sandaling to gagawin ko.
ani Rodel sa kanya habang nag-iimpake sila sa kanilang mga gamit. Bakas ang pakiramdam kapag lagi tayo magkasama, hindi ba? Sigurado maninibago na ako kapag pinadala na ulit ako sa misyon. Biglang nalungkot na sabi nito. Mahal, kahit na nasa misyon ka, maari naman tayo magkausap sa pamamagitan ng cellphone. Tatawagan kita araw-araw para hindi mo ako mamiss. Ganon din naman ako. Pangako nito sa kanya. Naging kapansin-pansin ang katamlayan ng kanyang asawa. Habang naglalakbay sila patungo sa bahay nito na siya nilang magiging pugad. Hindi na lamang niya pinansin ang mga kilos ito at pinabayaan na lamang niyang lumipas sa mga sandali sa paminsan-minsan nilang pagbibiruan. Na makarating sila sa bahay nito, agad siyang iginila nito sa buong paligid para makabisado na agad niya ang tahanang yun. Pasensya ka na mahal, hindi masyadong kalakihan ang bahay na to at kusina lang siguro to kung ikukumpara sa bahay ninyo. Pero kahit na ganito lamang ang aming bahay, malaki rin ang sentimental value nito sa aming pamilya. Rodel, hindi naman ako naghahanap ng malaking bahay na kagaya ng sa mga magulang ko. Sapat na sa akin ang ganito dahil sarili natin at hindi na tayo mangungupahan pa. Dito nagsimula ang aking mga magulang at saksi rin ang bahay na ito sa maliligayang sandali na naganap sa aming pamilya. Dito rin kami pinanganak ng aking kapatid. Ngunit dito rin sa bahay na ito naganap ang paghihiwalay ng aming ama't ina. Malungkot na salaysay nito. May kapatid ka pala? Bakit ngayon mo lang nabagit ang tungkol sa kanya? Kung maaari nga lang sana ayoko nang alalahanin ang mga malulungkot na sandali sa aking buhay. Ngunit ngayong kasala tayo, kailangan mo malaman ng lahat. Nakanda ako makinig na maghiwalay ang aming mga magulang. Pinagtigisahan kami ni na mama at papa. Si Kuya Romel ang isinama ng mama at ako naman ang naiwan sa aking papa. Nasaan lang yung ina at kapatid? Bakit hindi sila dumating sa araw ng ating kasal? Hindi ko alam kung bakit hindi sila nakarating gayong nangako naman ng mama na darating siya sa araw ng ating kasal. Baka naman may sakit siya. Pagpapalubag niya sa kalooban nito dahil sa nakikita niyang labis sa kalungkutan sa mga mata ng asawa. Hindi ko alam, pero napakatigas ng puso ng aking ina. Dahil magbuhat ng iwan niya kami ng papa, hindi ko na siya muling nakita. Ang natatandaan ko ay nagpapadala lang siya ng laruan at sulat sa akin noon. Kaya sa tagal ng panahon na hindi namin pagkikita, nakalimutan ko na ang kanyang anyo. Bakit? Ilang taon ka ba nang maghiwalay ang iyong mga magulang? 8 years old pa lang ako noon. Bakas niya sa mukha ng kanyang asawang labis sa kalungkutan. Ganoon na rin ang labis sa pananabik na muling makita ang ina't kapatid. Magpahinga ka na muna at magluluto lang ako ng ating hapunan. Pag-iiba niya sa usapan para mabago naman ang focus ng isipan nito. Marunong ka ba magluto? Bigla nag-ibang ekspresyon na mukha nito nang marinig ang kanyang sinabi. Just a little. Gusto mo bang tulungan na lang kita para mailibang naman ako? Ikaw ang bahala. Magkasama na nga sila nagtungo sa kusina at pinagtulungan nila ang pagluluto ng kanilang hapunan. Pagkalipas ng ilang araw ay nag-report na si Rodel sa kanyang trabaho at ng araw ding iyon inatanggap niya ang kanyang bagong assignment. Madedestino siya sa Mindanao at alam niya na mapanganib sa lugar na yun. Pero wala siya magagawa para tutulan ng utos na nanggaling sa superior nila. Ang tanging magagawa lamang niya ay ang magdasal na sana malampasan niya ang lahat ng mga pagsubok na daranasin niya sa lugar na yun. Lalo pa nga't meron na siyang asawa na maghihintay sa kanyang pagbabalik. Kailangan tatagan niya ang kanyang loob at hindi niya dapat na ipakita kay Jasmina para pinanghihinaan siya ng loob. Maaga kaya itong umuwi? Salubong nito sa kanya. May bago kasi akong assignment at kailangan ko maghanda ng aking mga dadalhin dahil matatagalan ako bago makabalik. Kunwari masigla sagot niya dito. Nakadama agad ito ng kalukutan dahil sa kanyang sinabi. Kailan ang balik mo? Hindi pa nga ako nakakaalis pagbabalik na kagad ng tinatanong mo. Rodel, mag-iingat ka sana sa pupuntahan mo. Aalalhanin mo naghihintay kami ng iyong magiging anak. Wika nito bago siya niyakap ng mahigpit. Nararamdaman din niya ang nadarama nitong kalungkutan at parang ayaw niya itong iwanan. Lalo pa nga't nalalapit na ang pagsisilang nito sa kanilang sanggol. Huwag kang malungkot mahal. Hindi naman siguro matatagalan ang misyon naming to. Baka sa loob lang ng isang buwan ay tapos na ang dapat namin gawin doon.
At pag nagkaganon, makakabalik na kagad ako. Paaring makita ko pa ang pagsisilang mo ng ating baby. Promise, babalik ka kagad ah. Oo. Tinulungan siya dito sa paghahanda ng kanyang mga dalahin at nagkunwari naman siyang excited sa kanyang pag-alis. Kung gusto mo, doon ka na lang muna kina mama habang wala ako. Mahirap kasi kung mag-isa ka lang dito lalo pat malaki na ang iyong tiyan. Hindi. Dito mo ako iiwan at dito mo rin ako babalikan. Kaya mo ba mag-isa dito habang wala ako? Nangihiram na lang ako ng isang katulong kina mama para may makasama ako dito. Ikaw ang bahala. Kailan nga pala ang alis mo? Bukas ang hapon. Hindi nagpahalata si Jasmine sa asawa nung nadarama nitong kalungkutan dahil ayaw nito na magkaroon pa siya ng alalahanin. Pilit itong tinuturoan ng sarili na dapat na itong masanayin sa nature ng kanyang trabaho. Pagkatapos ng kanilang pag-iimpake, tinabagan nito ang mga magulang. Mama, si Jasmine ho to. Pakilala niya sa kanyang ina. Oh Jasmine, bakit ka napatawag? Kailangan mo ba ng pera? Tanong agad nito sa kanya. Mama, hindi ho pera kailangan ko. Gusto ko lang ho sana manghiram ng isang katulong na pwede kumakasama dito sa bahay namin. Bakit? Bukas ho kasi ng hapon, aalis sa si Rodel. Ipapadala siya sa Mindanao at meron silang misyon doon. Nag-aalala ho siya dahil maiiwan ako mag-isa dito sa bahay. Lalo pang at malaki na ang aking tiyan. Bakit hindi ka na lang dumito habang wala siya? Sa ganun, palagi din kitang mababantayan. Yun nga rin ho sana ang gusto ng asawa ko. Kaya lang mas gusto ko na dito rin niya ako babalikan. Sige, papupuntahin ko diyan si Senyang para siyang makasama mo. Tila naiirit ang sabi ng kanyang ina. Anong sabi ng mama? Tanong ni Rodel sa kanya pagkatapos sa pakikipag-usap niya dito. Papupuntahin daw niya si Senyang dito para may makasama ko. Alam ba nila na bukas ang alis ko? Oo. Alam ko naman hindi kanila matitiis kapag wala ko. Pero lagi mo sanang tatandaan na mahal kita. Naglalambing na wika nito bago siya mainit na hinalikan sa kanyang mga labi. Kinabukasan ay sumama pa siya sa paghahatid sa asawa. Ilan sa mga asawa ng kasamahan nito ay mga naghati din at nakilala niya mga yon. Ariel, buong pababayaan ng kaibigan mo ha? Bili niya sa best friend nito. Matagal na kami magkasama ni Rodel sa serbisyo at hindi ko siya pwedeng pabayaan. Umasa ka na lalo ko siyang pabantayan ngayon dahil malapit na siyang maging ama at nais ko rin namang makita niya ang kanyang magiging anak. Pangako nito sa kanya. Maraming salamat kung ganun. Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak nang lumisan ang sasakyan ng mga to. Si Rodel naman ay ganun din. Pinanggiliran to ng mga luha nang magsimula ng umandar ang sinasakyan ng mga ito. Chapter 4. Talagang ganyan ang nararamdaman ng sundalo na ngayon pa lamang mapapahiwalay ng matigal sa kanyang asawa. Pasasan ba't masasanay ka rin na kagaya namin? Wika ng isa niyang kasamahan na makita nito ang kanyang kalungkutan. Mas mabuti pa pala nung banata pa lang ako. Hindi ko din naramdam kung makailang buwan man na tayo na nasa ating misyon. Samantala ngayon parang ayaw ko nung umalis. Lalo na nang makita kong pag-iyak ng aking asawa. Tiing bagang nasabi niya. Talagang mahirap. Lalo pa nga at bagong kasal pa lamang kayo at wala pang isang taon na inyong pagsasama. Anang kanyang matalik na kaibigan. Sana matapos agad ang dapat nating gawin sa ating pupuntahan. Nahiling niya dahil sa kalungkot ng kanyang nadarama. Nagkatangon na lamang ang kanyang mga kasamahan. Alam din ng mga to ang kanyang nararamdaman ngayon kaya inunawa na lang siya ng mga to. Inalo naman ni Senyang ang kanyang asawa ng mga sandaling yun. Dahil hindi pa rin to tumitigil sa pag-iyak. Huwag niyo na lang isipin na nasa malayo si Rodel. Ang isipin mo na lamang nasa headquarter lamang siya at mamaya lang darating na siya buhat doon. Ani Senyang kay Jasmine. Ang hirap pala ng ganito. Ani to habang patuloy pa rin ang pagpatak ng mga luha. Isa lamang yan sa hirap na dulot kapag sundalo ang naging asawa mo kaya dapat lang na masanay ka na agad. Ano bang ibig mong sabihin, Aling Senyang? Maraming dinaranas sa pagdurusa ang mga asawa ng sundalo. Una na nga ay ang kalungkutan dahil sa madalas silang nasa destino kaysa sa nasa bahay. Pangalawa, ay ang maliit nilang sweldo na mahirap pagkasyahin kung marami silang anak. At pangatlo,
ay ang pagkakaroon ng ibang babae sa buhay ng mga to dahil din sa kanilang pangungulila. Pang-apat ay siya ang pinakamahirap. Kung madisgrasya sila habang nasa kanilang misyon, at dahil sa nangyaring yun ay bawian nito ng buhay. Mahabang paliwanag ni Alien sa inyang dito. Huwag naman sanang mangyari kay Rodel ang madisgrasya at bawian ng buhay dahil siguradong iba ka mamatay ko rin. Pagdating ng team ni Rodel sa kanilang destinasyon, ay agad silang iniround ng kanilang team leader. Ipinaliwanag dito sa kanila ang mga dapat nilang gawin. Gano'n na rin ang panganib na maaari nilang suungin sa misyong yon. Kumain kayo at magpahinga dahil bukas sa bukas din, mapapasabak na kayong lahat. Ani Captain Vivar. Talaga palang magpanganib dito. Hindi pa man ay labanan na agad ang pinag-uusapan. Bulong ni Ariel sa kanya. Nang gabing iyon ay hindi agad siya nakatulog dahil si Jasmine ang laman ng kanyang isipan. Ngayong unang gabi na hindi niya ito makakatabi sa pagtulog kaya talagang naninibago siya. Napagtuunan tuloy niya ng pansin ng kahilingan sa kanya nito noong bago pa lamang sila ikasal. Yun ay tungkol sa pagbibitaw niya bilang sundalo. Dahil sa kagustuhan nito na palagi silang magkasama at malayo sa panganib ang kanyang buhay. Hindi pala niya makakaya na malayo dito ng matagal kaya napagpasyahan niya na magbibitaw na sa serbisyo pagkatapos ng misyong to. Sigurado siyang matutuwa ang kanyang asawa sa sandaling malaman ito ang kanyang naging pasya. Napatunayan kasi niya na ito pala ang pinakamahalaga sa lahat at wala nang iba pa. Magagawa nga pala niya ang lahat alang-alang sa kaligayahan nito. Pero sa kabila ng kanyang desisyon, ay hindi niya alam kung ano nagtulak sa kanyang na mga sandaling yon. Para gumawa ng sulat sa kanyang kakambal na si Romel. Una ito lumabas sa maliwanag kaya nakasanay na niya ang pagtawag dito ng kuya. At sa kauno na ang pagkakataon ay hihingi siya ng pabor dito para sa kanyang mag-ina. Ano man na mangyari sa kanya, ay nakakasiguro siya na may mga ngalaga sa kanyang maiiwan. Sigurado gusto lamang niya lumagay sa realidad. O baka naman dalayo ng kanyang pagiging praktikal. Gabing-gabi na nang siya makatulog at maaga pa rin siya nagising kinabukasan para paghandaan ang pagpunta nila sa labanan. Ariel, alam mo naman ikaw lang ang aking pinagkakatiwalaan at may gusto sana akong hilingin sa iyo kung maaari. Umot agad niya dito habang naglalakad sila patungo sa kanilang misyon. Ano ba yun? Hindi ba't alam mo naman kung saan matatagpuan si Kuya Romel? Ngayon? Gusto ko sanang ibigay mo sa kanya ang sulat na to kung sakaling mangyari sa akin ang salba ng to. Hiling niya dito. Paranoid ka na ba? Nagsasalita ka ng ganyan? Halatang asar na tanong dito sa kanya. Gusto ko lang makasiguro na may mag-aasikaso sa akin mag-ina kung sakaling hindi na ako makauwi ng buhay. Rodel, itong tandaan mo. Hindi ka mamamatay sa laban ng to. Nakalimutan mo na ba nangako ako kay Jasmine na hindi kita pababayaan? Malakas at galit ang tinig na tanong nito. Hindi na siya nagpalit pa. Itinago na lamang niya ang kanyang sulat para sa kapatid. Nagpatuloy na lang sila sa paglalakad hanggang sa makarinig sila ng putukan sa unahan ng kanilang tinutumbok na landas. Narito na tayo kaya kailangan niyo maging handa. Kalimutan niyo ang lahat ng inyong mga alalahanin. Just focus on your duty, understand? Malakas sa utos ni Captain Vivar. Pagkatapos ibinigyan sila nito ng kanya-kanyang pwesto. Nagkataon pa rin na magkasama sila magkaibigan sa pwestong napatoka sa kanila. Kaya kahit na kinakabahan ay ipapalakasan sila ng loob. Maya-maya pa inawala na ang kanilang atensyon sa kanilang mga sarili. Natuon na ang kanilang mga isip sa pakikibaka. Sa buong buhay nila bilang sundalo ay ngayon lang sila napaharap sa ganito kadelikadong misyon. Ngayon pa lang nila napapatunayan na ang sundalo nga pala ay nasa bingit ng kamatayan. Ilang pang palitan ng putok at halos magkagulo na silang lahat dahil sa lakas ng pwersa ng kanilang kalaban. Napilit ang humingi ng backup si Captain Vivar sa kanilang kampo at ang ilang mga sundalo na naiwan doon ay mabilis na sumunod sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas at halos malagas na silang lahat. Maging siya ay nakabilang sa mga sugatan. Apat na lang sa kanilang mga kasamahan ang walang tama. At maaring sa susunod na mga sandali ay mamatay na silang lahat sa lugar na yon. Iwan niyo na kami. Nakangiwing taboy niya sa apat na kasamahang nagpipilit na mailigtas ang kanilang buhay. Hindi namin kayo maaring iwan. Matatag ang kaloobang sabi ng kanyang kaibigan si Ariel. Mauubos tayong lahat dito kaya mas makabubuti kung tatakas sa kayo. Ang mabuti pa sumama na kayo sa amin. Pangulit ito sa kanya. Ariel, pakiusap.
Iligtas mo ngayong sarili at kung maaari dalhin mo ako kay Kuya Romel ang sulat na to. Huwag mo sasabihin kay Jasmine lang nangyari sa akin. Ayoko masaktan siya. Hirap ang paghinga na pakiusap ni Rito. Kinuha nito ang sulat pero nakita niyang pagpatak ng mga luha nito. Dahil alam niya na laban sa kalooban nito ang gagawing pag-iwan sa kanya sa kalagayang yon. Ariel, iwanan na natin si Sacramento. Balikan na lamang natin siya kapag nakahingi na tayo ng tulong. Utos ni Captain Bivar sa kanyang kaibigan. Hindi. Kayo na lamang umalis. Maiwan ako dito. Anito. Ariel, makinig ka sa akin. Hindi natin pwedeng pairalin ang ating mga damdamin sa ganitong pagkakataon. Sigaw ni Captain Bivar sa kanilang kaibigan. Utang na loob, Ariel. Alalahanin mong may mensahe kang dapat na ipaabot sa aking kapatid. Wika niya bago tuloy ang nagdilim sa kanyang lahat. Nang makita nito na pinikit na niya ang kanyang mga mata, saka lang ito pumayag na umalis sa lugar na yon. Luhaan si Ariel habang tumatakbo sila pabalik sa kanyang pinanggalingan. Hindi nito inakala na mabawala siya sa laban ng yon. Malayo na ang kanilang nalalakbay nang dumating ang kanilang saklolo. Ang mga bagong dating na sundalo ang tumayo sa kanilang likuran para makasigurado na ligtas sila makakabalik sa kanilang kampo. Bakit hindi natin balikan ang ating mga kasamahan? Baka sakaling may buhay pa sa kanila at may ligtas pa natin sila. Tanong ni Ariel sa kanilang superior. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran ang ating mga buhay ng dahil lamang sa mga kasamahan nating sigurong mga patay na din sa ngayon. Sagot nito. Habang patuloy sila sa kanilang paglalakad. Ngayon ko lang nalaman na wala palang kwenta sa inyong buhay naming mga sundalo. Sigaw nito. Bukas, babalikan natin sila kapag dumating na ang tulong na hinihingi ko sa kabilang kampo. Sa ngayon, hindi natin kaya ang puwersa ng ating mga kalaban. Gusto mo bang mapabilang sa mga kasamahan mong nagbuwis ng kanilang mga buhay? Hindi na lamang ito kumibo, ngunit nagingit-ngit ang kalooban nito dahil sa mga nangyari. Hindi nito inaasahan na ganoon ang magiging pasya nito samantalang ang itinuro sa kanila ay walang dapat umatra sa laban. Nang oras namang iyon ay hindi maipaliwanag ni Jasmine kung bakit ganoon na lamang ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. Sinudal ang laman ng kanyang isipan at nangungulila na agad siya dito kahit pa sabihin na padalawang araw pa lamang sila nagkakalayo. Magpahinga ka na, Jasmine. Huwag mong alalahanin na yung asawa at makakabalik din yun ng maluwalhati. Ani-aling sa inyang na makita nito na nangingilid na naman ang kanyang mga luha. Alin sa inyang, napakahirap ko pala ng ganito. Napabuntong hiningang sabi niya. Pagbalik ng asawa mo, kumbinsihin mo na lang siya na magbitiw sa kanyang trabaho para hindi ka na nag-aalala ng ganyan. Sinabi ko na huyan sa kanya ngunit ayaw niyang iwan ng kanyang trabaho dahil ang pagsusundalo na raw ang kanyang buhay. Siya, pilitin mong makatulog dahil makakasama sa baby mo ang mapuyat. Nahiga na nga siya sa kama nilang mag-asawa at niyakap niya na mahigpit ang una nitong ginagamit. Sinamyo pa niya ang amoy noon dahil sinadya niya na hindi palaban ang punda ng una nito. Gusto niyang maamoy ang samyo ni Rodel habang siya natutulog para maramdaman niya ang presensya nito sa kanyang tabi. Ang hindi niya alam, kasama niya to ng mga sandaling yun dahil sa kahilingan nito na makita siya kahit nasa kahuli-huli ang pagkakataon. Mahal na mahal kita, Jasmine. At patawarin mo ako dahil iniwan kita sa oras na kailangan mo ako. Magsisiman ako'y huli na ang lahat. Marahil talagang hanggang dito na lamang ang aking kapalaran. Maraming salamat sa maliligayang sandali na pinabaon mo sa akin. Hinahangad ko ang iyong kaligayahan. Sayang at hindi ko na makikita ang pagsilang ng ating magiging anak. Sana hindi ka na mabigo sa susunod na tumitibok ang iyong puso. Patawad, mahal ko. Lumuluhang sabi nito bago siya ginawaran ng halik sa kanyang mga labi. Parang naramdaman niya ang presensya ng kanyang asawa. Dahil nasamyo niya ang natural na amoy ng katawan nito. Pero wala naman siya nakita na buksan niya ang lampshade na nasa tabi ng kanyang kama. Ang hindi niya alam ay mistula na lamang tong usok at malungkot na nakatingin sa kanya habang unti-unti itong naglalaho. Hindi naman inaasahan ni Romel na magkakaroon siya ng panauhin ng mga sandaling yun. Hindi sana niya ito haharapin dahil pagod siya sa business meeting na kanyang dinaluhan sa bansang Japan. At nagkataong kararating lang niya ilang oras pa lang ang nakakaraan. Ngunit ang sabi ng kanyang maid ay importante raw ang kailangan ng taong naghahanap sa kanya dahil tungkol daw yun sa kanyang kapatid na matagal na nitong hindi nakikita. Papasukin mo na siya, Trining.
Napilit ang utos niya sa katulong. Na mga oras na yon ay nakaupo siya sa malambot na sofa at kasalukuyan niyang hinihimas sa batok niya ng awit sa pagsakay niya sa eroplano. Ang eksena namang yun ang inabutan ni Ariel. Alangan naman itong lumapit sa kanya dahil nakikita nito ang pagod na nakarestro sa kanyang mukha. Ay nilakasan nito ang loob para maiparating sa kanyang mensahe ni Rodel. Magandang hapon ho. Magalang nabati ni Ariel sa kanya. Maupo ka. Formal na sabi niya dito. Kaibigan, matali ko ako ng kapatid ninyong si Rodel. Ariel ho ang aking pangalan at pakilala nito sa kanya. Ano may paglilingkod ko sa'yo? Pinabibigyan niya itong sulat. At kung maaari ho sana, hihintayin ko na rin ang kasagutan ninyo. Napansin agad niya na parang may bahid na dugo ang sulat na yon. At napagmastan niya yung mabuti ay natiyak niyang dugo nga ang maitim naman siyang nasa papel. Sariling dugo na inyong kapatid ang nakabahid sa sulat na yan. Ani Ariel para masagot ang katanungan nakita nito sa kanyang mga mata. Kakaibang damdamin ang lumukob sa kanya ng mga sandaling yon nang malaman niya na dugo ng kanyang kapatid ang nakabahid sa sulat nito. Mabilis niyang binasa ang nilalaman ng nasabing sulat at nagimbal siya sa sinasaad noon. Paano ko magagawa magpanggap na siya? Tanong niya kay Ariel dahil mahirap ang gustong ipagawa sa kanya ng kakambal. Magkamukha kayong dalawa kaya hindi ka mahirapang magpanggap na siya. Sagot nito. Pero maraming bagay ang pwedeng maganap sa pinapagawa niya sa akin. Una, kilala siya ng kanyang asawa at alam na nito ang kanyang mga galaw at ugali. Pangalawa, hindi ko naman nakilala si Jasmine. Mas lalo lamang siya masasaktan kapag nalaman niya na dinaya natin siya. Nilin lang. Bukod dun sigurado kung kasusuklaman siya ng kanyang asawa kapag nalaman niya ang pagpapanggap ko. Maating mo bang tanggihan ang iyong kakambal hanggang sa kahuli-huli ang sandali? Hindi ka ba naaawa sa kanyang asawa? At magiging anak na maagang nawala ng sandigan? Parang nanunumbat na tanong ng kaibigan ng kanyang kapatid. Ariel, unawain mo naman sanang kalagayan ko. Hindi ko magagawang magpanggap na siya ay ako. Dahil kahit na magkamukha kami, magkaiba naman ang aming mga pagkatao. Tutulungan kita. Ganoon na rin ang ilan naming mga kasamahan. Pati na rin ang ninong ninyo na si Major Perez ay nakahandang tumulong. Mapagbigyan lang ang huling kahilingan ni Rodel. At paano na lang ang kanyang bangkay? Ipalilibing namin yun ng maayos sa libingan ng mga bayani. Pero ilan lang ang dapat na makaalam. Sa pananalita ng kaibigan nito ay parang hindi na siya pwedeng tumutol. Ngunit kung iisiping mabuti, talaga namang malaki din ang kanyang naging pagkukulang sa kapatid. Natiis niya to ng mahabang panahon. Ganoon na rin ang kanilang ama. Yun ay dahil sa galit na minulat sa kanya ng kanyang ina. Paano ko naman makikilala ang kanyang asawa? Narito ang kanyang wallet. Wedding ring at kasama na riyan ang ilang larawan ni Jasmine. Ani Ariel, sabay abot nito sa kanya ng mga gamit ng kapatid. Naganda lang siya ng ilang piraso ng kanyang mga damit at pagkatapos ay sumama siya sa kaibigan ng kanyang kapatid. Nagbilin siya sa kanyang mga katulong na nasa out of town business conference siya. Dahil baka tumawag ang girlfriend niya na si Misty at malaman nito kung saan siya nagpunta ay delikado. Iniwan naman niya ang kanyang cellphone dahil ang cellphone ni Rodel ang kanyang pansamantalang gagamitin. Sana madali kong maipaalam kay Jasmine na patay na ang kanyang asawa. Wika ni Romel habang nagmamaneho siya patungo sa kampo ng mga to. Kung saan lihim na nakaburol ang bangkay ng kanyang kapatid. Maraming salamat, Romel. Pinagbagyan mo ang huling hamilin ng aking kaibigan. Kapatid ko si Rodel. At kahit na pinaghiwalay kami ng aming mga magulang ay may nalalabi pa naman akong damdamin para sa kanya. Kaya wala kang dapat ay pagpasalamat. Ako ang may pagkukulang sa kanya at gusto ko yung mapunan sa pamamagitan ng gagawin kong to. Mahal na mahal ni Rodel ang kanyang asawa, kaya hindi niya to makakayang saktan, lalo pa nga tagdadalang tao to. Pagkaraan pa na ilang sandali ay narating nila ang lugar na kinaroroonan ng bangkay ng kanyang kakambal. Ang ilang kasamahan ng mga to na nakakaalam sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nagulat na makita siya, sapagkat walang pinagkaiba ang kanyang mga anyo. Pinangiliran din naman siya ng luha na makita niya bangkay na kamukhang kamukha niya. Matagal na panahon silang hindi nakita at pagkatapos ay sigaritong kalungkot na pagkakataon sila muling pinagtagpo ng kapalaran. Nagsisisi siya dahil pinabayaan niya to na sa matagal na panahon. Samantalang iisang dugo naman ang nananalaytay sa kanila mga ugat.
hindi niya pinalibing ang bangkay ng kanyang kapatid kagaya ng naunang plano. Pinalagay na lamang niyang katawan nito sa isang malaking freezer para makita pa ito ng asawa nito. Sa sandaling maipaalam niya dito ang masaklap na nangyari. Ariel, ikaw ang maghahatid kay Romel sa bahay ni na Jasmine at Rodel. Ani Major Perez. Ninong, maraming salamat po sa paggabay niyo sa aking kapatid. Ani, bago siya sumama kay Ariel para umuwi sa bago niyang bahay. Mag-iingat ka, Romel. Hindi dapat malaman ni Jasmine na tungkol sa nangyari sa kanyang asawa hanggat hindi mo pa naihahanda ang kanyang kalooban. Bilin pa dito sa kanya. Huwag ko kayong mag-alala at ako nang bahala. Ang kanyang kotse na rin ang ginamit nilang sasakyan sa pagpunta sa dati nilang bahay. Sasabihin na lamang niya na pinahiram yun sa kanya ng kanilang ninong kapag nagtanong to tungkol sa magara niyang sasakyan. Malakas na malakas ang kaba ng kanyang dibdib habang papalapit sila sa bahay na dati rin niyang tirahan. Kinakabahan ka ba? Tanong nito sa kanya. Talagang kinakabahan ako dahil bigla ako nagkaroon ng asawa. Bukod doon, natatakot din ako na baka mahalata niyang hindi ako si Rodel. Huwag ka mag-alala. Dadalasan ko ang pagpunta dito para hindi kanya masyadong mahalata. Pangako nito sa kanya. Si Ariel ang kumatok sa pintuan at ito rin ang may bit-bit ng bag na kinalalagyan ng kanyang mga damit. Rodel! Tili ni Jasmine sa bayakap nito na mahigpit sa kanya. Ito kasi ang nagbukas ng pinto at hindi na nito napigilan ang sarili na makita siya nito. Ilang araw silang hindi nakita at halatang sabik na sabik na sa kanya. Ngunit agad itong bumitiyo sa pagkakayakap sa kanya dahil minaramdaman agad itong kakaiba. Bakit parang hindi ka nasasabik sa akin? Nagtatakang tanong nito dahil hindi pala niya ginanti ang mahigpit nitong yakap sa kanya. Ah, Juan, nakakaya kasi kay Ariel. Dahilan niya sabay turo sa kaibigan ng kapatid na nakatingin sa kanilang dalawa. Oops, sorry, pasensya na. Ariel, natangi kasi ako ng aking damdamin. Alala-alala kasi ako dito sa kaibigan mo. Mabuti na lang at nakauwi na kayo. Mabilis sa wika nito bago siya hinubakan sa isang kamay at hinila siya nito papasok sa loob ng bahay. Panay naman ang siko sa kanya ni Ariel. Jasmine, umuwi na agad kami kasi ayaw na nitong kaibigan ko na sumabak pa sa laban dahil ikaw ang palagi niyang naaalala. Sabat ni Ariel dahil parang naluluni ang kanyang dila. Mabuti naman at naisip mo ang ganun, mahal. Malambing na sabi nito habang nakahawak pa rin to sa kanyang kamay. Chapter 5. Aling sa inyang, maglabas naman ho kayo ng merienda. Dumating na kasi ang mahal ko. Utos ito sa katulong na hindi nalalaman ng kanilang pagdating dahil abalata sa ginagawa sa kusina. Hindi na ako magtatagal dahil kailangan ko na rin umuwi. Maagap na paalam naman ni Ariel dahil para na itong sinisilihan sa bahay na yon. Magmerienda ka muna? Alok nito sa kaibigan ng asawa. Busog pa naman ako. Tanggi nito. Ikaw ang bahala. Maraming salamat na lang kung ganun. Pahabol pa nito kay Ariel. Nawala naman siya nang sasabihin na makaalis na to. Namiss mo ba ako? Malambing na tanong ni Jasmine sa inaakalang asawa ng makaalis si Ariel. Siyempre naman. Tipid na sagot niya. Jasmine, uuwi na ba ako sa bahay ng mama mo? Andito na naman ang asawa mo at kaya lang naman ako narito para samahan ka. Ani Alin sa niyang dito kaya nabuhos ang tensyon nito sa katulong. Kayo ang bahala. Nakapagluto na naman ako ng hapunan kaya wala ka nang gagawin sa kusina. Wika pa nito habang nakatingin sa kanyang asawa. Sige ho. Kinabahan naman si Romel nang umalis ang katulong ni si Aling Senyang. Nangangulugan na mapagsosola silang dalawa sa bahay na yon at yun ang bagay na kinatatakutan niya. Pinagpawisan siya ng malapot sapagkat hindi niya alam na ganun pala kaganda ang hipag. At kahit medyo malaki na ang siya nito, talagang kaakit-akit pa rin to sa paningin niya. Kumain ka ng merienda. Masarap yung lilutong palitaon ni Alin Senyang. Maganda ang mga ngiting sabi nito sa kanya. Ikaw? Kumain ako kanina, ang dami kong nakain kaya hanggang sa ngayon busog pa ako. Masama sa buntis ang pagkaing matatamis kaya iwasan mo ang pagkain ng ganitong uri ng pagkain. Wala sa loob na sabi niya. Kailan ka pa nagkaroon ng alam sa pagbubuntis ng isang babae? Ako, Juan, may nakapagsabi lang sa akin na asawa ng isa kong kasamahan sa kampo. Gusto mo bang ikuha kita ng tsaa? Yes, please.
sagot niya. Muling napakunot ang noon nito dahil sa naging kasagutan niya. Hindi naman kasi mahilig sumagot ng Ingles ang tunay na si Rodel, kaya nagtataka to. Pero kahit naniniibago ay napangiti ito dahil sa palagiin nito, makakasundo na niya ang kanyang biyan ng babae kapag palaging kilos mayaman ang dating niya. Mahal, tulog na tayo? Lambing ni Jasmine kay Romel matapos silang kumain ng hapunan. Naupo naman siya sa gilid ng kama at ginawaran niya to ng isang halik sa noo. Matulog na kita at babantayan kita. Anas niya dito habang hinahaplos niya ang buhok nito. Hindi ka ba nasasabik sa akin? Pangit na ba ang tingin mo sa akin dahil malaki na ang tiyan ko? Tila nagtatampong tanong nito. Mahal, ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. At kahit may kalakihan na ang baby natin, maganda ka pa rin at kaakit-akit sa aking paningin. Eh bakit ayaw mong ipadama sa akin ang pananabik mo? Tila maiiyak na tanong nito. Sweetheart, pagod pa ako sa biyahe. Dahilan niya dito. Hindi ako naniniwala. Baka naman may ibang babae ka na agad. Mahinalan tanong nito sa kanya dahil ayaw niya tong sipingan ng mga sandaling yun. Wala akong ibang babae, ikaw lang ang mahal ko. Kaya lang unawain mo naman sana ako, mahal. Masama kasi ang pakiramdam ko at parang lalagnatin pa yata ako. Okay, naiintindihan na kita. Iyon mo ka na ba ng gamot? Oo, kumuha na ako sa medicine cabinet. Tumabi ka na lang sa akin at gusto kitang yakapin. Pagkatapos hagkan mo na lang ako sa aking mga labi. Baka mahawa ka pa sa sama ng aking pakiramdam. Muling tanggi niya. Nasaktan to kaya mabilis itong tumalikod sa kanya. Ang pakiramdam nito ay pinandidirihan niya to kaya maski sa halik, hindi niya magawa dito. Sabik na sabik pa naman to sa kanya kaya mabilis ito na nag-shower at nag-toothbrush kanina. Nakadama naman siya ng habag sa hipag at napilitan siya na tabihan to sa pagtulog. Niyakap na lang niya to para hindi naman tulubos ang magtampos sa kanya. Ngunit iyon ang malaking pagkakamaling kanya nagawa. Mabilis itong pumihit para pa sa kanya at pagkatapos ay buong kasabikan itong inangkin ang kanyang mga labi. Natukso siyang gantihan ng mainit na halik na ginawa dito sa kanyang mga labi dahil nalasahan niya ang tamis ng mga labi nito. Lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya at lalong naging mainit ang halik na kanila pinagsasaluhan. Lubusan ay itong natangay ng nadaramang pananabik kaya mabilisan naglikot ang kamay nito sa kanyang buong katawan. Hanggang sa matagpuan ng kamay nito, ang sagisag na kanyang pagkalalaki. Napaungol siya nang magsimula ang kamay nito sa pagpapala sa bahaging yon ng kanyang katawan. Tuluyan siya nakalimot dahil sa tawag ng kanyang pangangailangan. Nawala sa kanyang isipan na asawa ng kanyang kapatid ang babaeng kaulayaw niya ngayon. Ginantihan niya ng higit na init ang bawat dantay ng mga labi nito sa kanyang dibdib. At unti-unti na niyang hinubad ang manipis na sapulot nito sa katawan. Pagkatapos noon, mabilis din niyang hinubad ang lahat ng kanyang kasuotan bago siya muling tumabi dito. Maingat niya pinagpala ang nagtutumayon nitong mga dibdib at nagmistula siyang sanggol. Nagutom na gutom sa gatas ng kanyang ina. Wala na siya sa sarili niyang katinuan at lubusan na niyang pinadama dito ang kanyang kasabikan. Hinanap ng kanyang mga labi ang bukal ng kaligayahan na nasa pagitan ng mga hita nito. At doon ay walang sawa naglaro ang kanyang mga dila. Kakaiba naman para kay Jasmine ang karanasan ngayon dahil nagbuhat ng gawin nila ang bagay na yon. Eh hindi pa nito naranasan ang pagsisid na ginawa nila ngayon. Oh Rodel, bakit mo ngayon mo lang ginawa ang bagay na yan? Impit na daing nito. Dahil sa daingin ay parang binuhusan na malabig na tubig ang kanyang pakiramdam. Natigilan siya sa kanyang ginagawa dahil bumalik siya sa realidad na hindi niya asawa at lalong hindi niya kasintahan ang babaeng kaniig niya ngayon. Bakit? Tila maiiyak na tanong ni Jasmine kay Romel na inaakala niyang asawa. Biglang sumakit ng matindi ang aking ulo. Pagkukunwari nito sabay isapos sa ulo at pagkatapos ay ngumuwi ito para maging natural ang dating ng kanyang paningin. Nawala naman ang kanyang pagdaramdam dahil inakala talaga niya na bigla na lamang sumama ang pakiramdam nito. Hindi na nito inalintana ang kahubaran. Mabilis itong nahiga sa kama at nagbalot ng kumot. Muli naman niyang sinuot ng kanyang mga saplot at pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi bali, sa ibang araw na lang natin bigyan ng katuparan ng ating pananabik. Pilyang wika niya. Ang hindi niya alam ay labis itong nagsisisi sa mga namagitan sa kanila. Kulang na lamang umiyak ito dahil sa tindi ng guilt na nararamdaman nito ng mga sandaling yun. Pakiramdam tuloy nito isa tong halimaw na nagsasamantala sa kahinaan ng isang biktima.
Nakatulog doon ang paghingi ng tawad sa kapatid ang inuusal. Kaya naman si Rodel din ang laman ng panaginip nito. Sa panaginip na yun, parang may pinahihiwatig ang namatay nitong kapatid. Kuya, ingatan mo sanang damdamin ng aking asawa. Mahal na mahal ko siya kaya sa'yo ko siya pinagkatiwala. Rodel, mahirap na magpanggap na ikaw. Hindi ka mahihirapan kung ibibigay mo pati ang iyong puso. Pero alam mo naman na may sarili akong buhay na dapat ayusin. Halos iisa ang hilig at ugali natin kaya hindi ka mahihirapang mahalin si Jasmine. Ginawa ko lang ang pagpapanggap na to para mapunan ko ang aking mga naging pagkukulang sa iyo. Wala na akong oras para magpaliwanag sa iyo, kuya. Basta sundin mo ang tibok ng iyong puso at mapapanatag na ang buhay mo. Mabibigyan mo pa ako ng katahimik at maging ang aking mag-ina ay mabibigyan mo rin ng kaligayahan. Matapos sasabihin ng mga importanteng bagay na yun, agad na itong nawala sa paningin ni Romel. Sa puntong iyon ay nagising na at tumaga na ng mga sandaling yun. Ang nakangiting mukha ni Jasmine ang kanyang nagisnan at maganda-maganda ito sa kanyang mga paningin. Bumangon ka na at nakahanda ng ating almusal. Wika nito. I'll take a shower first. Wala sa loob na sagot niya. Alam mo, kagabi pa ako nagtataka sa iyo eh. Hindi ka naman dating mahilig magsalita ng English ha. Pinag-aralan ko para hindi naman ako ma-out of place kapag nagkaroon ng okasyon sa inyo. Palusot niya dito. Mukhang nakumbinsi naman ito sa kanyang sinabi. Mabuti na lang pala at nabanggit sa kanya ng kanilang ninong na matapobre ang ina nito at talagang ayos sa kanyang kapatid. Nagtungo na siya sa banyo at kabisado naman niya ang pasikot-sikot sa bahay na yun kaya hindi na siya masyadong nahihirapan sa napasukan niyang sitwasyon. Masigla na ulit ang mga kilos ito habang inaayos ang kanilang almusal sa mesa. Siya naman ay nagbabad sa malabig na tubig na nagbubuhat sa dutsa ng shower. Hindi kasi niya maiwasan ang pagkabuhay ng kanyang paghahangad kapag naaalala niya ang ginawa nilang dalawa ng kanyang hipag kagabi. Nagbihis muna siya ng isang ternong sando at shorts na halatang mamahalin bago siya dumulog sa pagkainan. Nakita niyang hindi maalis ang pagkakatingin nito sa kanyang kasuotan kaya napilitan siyang itanong kung anong problema. May problema ba? Ngayon ko lang kasi nakita ang sando at shorts na suot mo. Sagot nito na halatang naghihintay ng kanyang paliwanag. Ito ba? Bigay ito ni Ninong sa akin kahapon ngayon ko lang na gagamitin. Tumangon na lamang to pero halatang hindi nasiyahan sa kanyang naging kasagutan. Matuling lumipas ang panahon, maraming pagbabago na pupuna si Jasmine sa asawa. Ngunit hindi na lamang niya pinansin yun. Ang pinagtataka niya ay kung bakit parang ilag ito na muling may mangyari sa kanilang dalawa. Pero ang pagtatakang yun ay pilit na lamang niya kinakalimutan. Dahil naisip niya na nangingilag lang to dahil malaki na ang kanyang tiyan at anytime maaari na siya magsilang. Ang hindi niya alam ay labis ang pagpipigil nito sa sarili. At paniandasal nito na sana huwag itong matuksong muli sa kanyang kagandahan. Bukod doon ay may nadarama itong kakaiba sa kanya. Unti-unting nahuhulog ang loob nito sa kanya dahil sa mga katangi ang nakikita nito sa kanya bilang isang tunay na babae. Mga katangi ang wala sa kasintahan nitong si Misty at yun ang labis na gumugulo sa isipan nito. Nagpatuloy sila sa ganong sitwasyon hanggang sa dumating ang araw ng kaniyang pagsisilang. Tinawagan nito ang kanyang mga magulang at ganoon na lang ang pagtataka ng kanyang mama dahil puro English ang sinasabi nito tungkol sa kanyang paglilabor. Bakit ba ganyan ang itsura ng mukha mo? Sino bang kausap mo sa telepono? Tanong ni Manuel sa asawa dahil nakita nito ang kalituhan sa mukha ni Sonia. Si Rodel ang kausap ko at ang sabi niya nasa ospital daw si Jasmine at manganganak na to. Manganganak na pala si Jasmine eh, bakit parang natitigil lang ka pa dyan? Para kasing hindi si Rodel ang kausap ko eh. Hindi mo ba kilala ang boses ng manugang mo? Kilala ko syempre, kaya lang puro English ang sinasabi niya sa akin. Hindi naman ganun katatas magsalita ng English ang ating manugang. May pagtatakang wika nito. Huwag mo na lamang intindihin ang tungkol doon. Puntahan na natin si Jasmine at kailangan niya tayo ngayon. Ani Manuel. Mabilis nga nagtungo ang mga to sa ospital na pinagdalhan ng kanilang manugang sa kanyang anak. Ngunit nasa isipan pa rin ni Sonia ang isang malaking katanungan tungkol sa biglang pagbabago ng pananalita ng manugang. Tensyonado rin ang mga to dahil hindi pa nalalaman ng mga to ang tunay na kalagayan ng kanilang anak. Kaya naman pinabilisan ng mga to ang takbo ng kanilang sasakyan. Nasaan na si Jasmine?
Tanong ni Sonia sa manugang na makarating sila sa ospital. Nasa delivery home na ho, sagot ni Romel dito. Nanibago si Manuel at Sonia sa bilis at pananalita niya. Para bang isang may sinasabing tao ang kanyang dating sa mga to. Hindi naman niya pinansin kung ano pa ang maaring isipin ng mga to sa kanya. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang kaligtasan ng kanyang mag-ina na ilang buwan na niyang inaaring kanya at hindi na siya makakapayag ngayon na mawala pa ang mga to sa kanya. Oh my God, please help her. Dasal niya na hindi niya alam na malakas pala at naririnig ng mga to. Nagkatinginan na lamang sina Sonia at Manuel at maya-maya pa'y lumabas ang isang doktor buhat sa delivery room. Mr. Sacramento, kailangan maoperahan ang inyong asawa. Hindi niya kaya mag-normal delivery dahil napakalaki ng inyong baby. Wika nito, kung yun ang makakabuti gawin niyo, doktor. Ito ang sagot niya sa manggagamot. Gusto ko lang kong sabihin na may kamahalan ng cesarean operation sa ospital na to. Wika pa nito na parang sinasabing hindi niya kayang bayaran ang halagang kakailanganin ni Jasmine. Magkano ho bang kailangan? Ilang milyong piso ba ang kailangan kong ilabas sa bangko ngayon, doktor? Galit na tanong niya dito. Huwag ho kayo magagalit sa akin kasi baka ikaw ko gusto niyong ilipat ang asawa niyo sa ospital ng mga sundalo. Shit, kahit sa ospital ko dalhin ang asawa ko, may pera akong pabayad. Sabihin niyo sa akin, magkano bang kailangan para asikasuhin niyo si Jasmine? Galit na tanong ulit niya dito bago niya inilabas ang kanyang wallet na naglalaman ng 100,000 piso. Huwag ho kayo magalit sa akin, kayo lang ay naalala ko. Binanig iba ang tanong sabi ng doktor nang makita ang makapal na perang laman ng kanyang pitaka. At ganoon na rin ang mga credit cards na pawang mayayamang tao lamang ang meron. Maging ang kanyang biyanan ay nanlalait sa kanyang pagkatao, hindi makapaniwalang meron siyang ganong kalaking halaga sa kanyang wallet. Dahil sa pagpapakita niya ng maraming pera ay parang mga langgam ang mga doktor na gusto mag-assist sa o pag-oopera kay Jasmine. At hindi inabot ng 4 oras ang nasabing operasyon dahil full support ang mga specialist na manggagamot na siyang nagsagwa ng cesarean operation dito. Maging ang kwartong kinuhan niya para dito ay tanging mga mayayaman lang ang makaka-afford. Taas noon naman palagi si Sonia. Hindi na ito nahihiya ngayon na sundalo lamang ang naging manugang nito. Dahil napatunayan nito na kaya naman pala niyang ibigay ang lahat. Lahat ng layaw at luho sa katawan ni Jasmine. Tuwang-tuwa siya na makita niya ang sanggol na lalaki na isinilang nito at parang siya na rin talaga ang ama ng batang yun. Dahil nararamdaman niya ang lukso ng dugo ng nadarama ng isang tunay na ama. Kung sa bagay, talaga namang may dugo siyang nananalaytay sa mga ugat ng sanggol na yun. Dahil kakambal niya ang ama nito. Tumagal ng halos 1 linggo ang kanyang mag-ina sa ospital. At sa loob ng 1 linggong yun ay hindi nawala ng fresh flowers ang silid nito. Kaya naman sa pagpasok pa lamang ng sinumang dadalo dito ay ang mabangong halimuyak ng mga sariwang bulaklak ang sumasalubong sa pang-amoy ng mga yun. Malaki na sigurong babayaran natin dito, tanong ni Jasmine sa kanya habang nagagayak sila ng mga gamit. Konti lang, at saka huwag ka masyado magkikilos, baka mabinad ka pa. Kumuha ako ng katulong na mag-aasikaso sa lahat ng mga pangangailangan yung mag-ina. At wala kang gagawin ngayon kundi ang asikasuhin ng baby natin. Tuwang sabi niya dito. 300,000 peso pala ang bill mo dito, anak. Gulat na sabi ni Sonia nang ito ang mapag-abutan ng nurse ng kanilang resibo. Hindi na lamang kumibos si Jasmine, ngunit may hinala siya na may nangyayaring milagro sa kanyang asawa. Ipinangako niyang isa sa mga araw na to, aalamin niya ang milagrong yun. Lingid naman sa kaalaman ni Romel ay nasundan ito ni Misty nang sunduin niya to sa bahay ng isa nitong katulong. Nalaman tuloy ng kasintahan nito kung saan ito naglalagi at matagal itong hindi nagpapakita dito. Hindi rin niya inaasahan ang sorpresa na naghihintay sa kanila sa paglabas nilang yun ng ospital. Pwede ba akong tumuloy? Alin training? Tanong ni Misty sa katulong nang ito magbukas sa pintuan dito. Naku, sandali lang ho. Tatanong ko sa kanila. Tarantang sagot nito bago nagmamadaling pumasok sa loob. Dahil sa katarantahan ni Aling Trining, iniiwan itong bukas ang pintuan at malaya naman nakapasok si Misty. Nagulat na lamang sila na makita nila itong nakatayo sa tapat ng kuna ng bagong silang na sanggol. Pwede ba kitang makausap, Romel? Halatang nagtitimpi ng galit na tanong nito sa nobyo. Misty, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Romel.
Ako yata ang dapat na magtanong ng ganyan sa'yo. Teka, sino bang Romel ang sinasabi mo, miss? Rodel ang pangalan ng asawa ko at hindi Romel. Wika naman ni Jasmine na nakikinig lang sa kanilang dalawa. Isa lang ang kasagutan ng tanong mong yan, Jasmine. Hindi si Romel ang asawa mo dahil siya ay boyfriend ko. Sagot ito sa tanong niya. Liwanagin mo ang sinasabi mo? Mataas ang boses na sabi niya dito. Simple ang ibig kong sabihin. Ang lalaking kasama mo ngayon hindi ang tunay mong asawa. Rodel, pwede bang ikaw na magpaliwanag sa akin ng lahat ng to? Samo niya sa inaakalang asawa. Pansamantalang ibinigay ni Jasmine sa kanyang inaasanggol na karigan niya. Inabot naman ni Sonia ang apo at nakinig na lang ang mga to sa pag-uusap nilang tatlo. Jasmine, bago ko sabihin sa iyo ang buong katotohanan, mangako ka muna sa akin na pakikinggan mo ang lahat. Nangangako ako. Maupo ka, Misty. Baling pa niya si girlfriend daw nito. Hindi nga ako si Rodel. Ako'y si Romel, ang kakambalang asawa mo at ang nag-iisa niyang kapatid. Dinatnan ako ng kanya sulat sa pamamagitan ni Ariel at hiniling niya sa akin na magpanggap akong siya dahil ayaw kanyang masaktan kapag nalaman mo na namatay siya sa misyon niya sa Mindanao. Sa simula ayaw ko, pero nang maisip ko ang aking malaking pagkukulang sa kanya, napilitan ako na pagbigyan ng kanyang huling kahilingan. Pinagbili niya na ihanda ko muna ang iyong kalooban bago namin ipagtapat ang kanyang kinasapitan. Kung ganun, tama ang aking hinalat ko, Tob. Hindi nga ikaw ang aking asawa. Umiiyak na wika niya. Ang ibig mo bang sabihin, alam mo na na hindi ako si Rodel? Hindi mo kayang dayain ang aking puso. Kahit na ang aking mata ay nakuha niyong paglalangan, iba naman ang sinasabi ng aking damdamin. Umiiyak na sabi niya sa bayaw. Kaya mo bang harapin na wala na si Rodel? Kakayanin ko. Alang-alang sa aming anak. Kung ganun, maari na natin siyang ipalibing at sa ganung paraan, matatahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Ang ibig mo bang sabihin, makikita ko pa rin ng aking asawa? Kahit na apat na buwan na ang nakaraang magbuhat nang mamatay siya? Ipinalagay ko sa isang freezer ang kanyang bangkay para sa sandaling malaman mo na ang katotohanan, ay magkaroon ka pa rin ng pagkakataong makita siya. Maraming salamat sa iyo. Pagkatapos niyang malaman ang buong katotohanan, ay nagpaalam na rin ng mga to sa kanya. Pansamantala nitong iniwan ang katulong na si Aling Trining para may makasama siya sa bahay na yon. Wala namang nasabi ang kanyang mga magulang. Hindi siya masisi ng mga to dahil wala naman siyang kasalanan sa mga nangyari. Ngayon inauunawaan na niya ang dahilan kung bakit magbuhat ng bumalik ang kanyang asawa. Buhat sa Mindanao, hindi siya nito sinipingan. Alam na rin niya ang dahilan kung bakit palagi ito nangingilag sa paghalik sa kanya. Ganun na rin ang pagkakaudlot ng mainit na sandaling minsan nilang pinagsaluhan. Chapter 6 Finale. Jasmine, kung gusto mo, umuwi ka na muna sa atin para matulungan kita mag-alaga sa aming apo. Malamanay na sabi ng kanyang ina. Dito na lang ho kami ng aking anak, mama. Malungkot na sigot niya sa ina. Anak, huwag mo masyadong dibdibi na nangyari kay Rodel. Alalahanin mong may anak ka na sa iyo na kumukuha ng lakas. Paalala sa kanya ng ama habang pinupunasan nito ang kanyang mga luha. Nalulungkot lang ho ako dahil ngayon ko lang nalaman ang nangyari sa aking asawa. Hindi ko tuloy siya nadamayan sa mga sandali na kailangan niya ako. Anak, andito lang kami ng iyong papa at hindi ka namin pababayaan. Pansamantalang doon natulog ang kanyang mga magulang para kahit napapaano'y madamayan siya ng mga to sa kanyang kalungkutan. Ang kanyang mama at si Aling Trining ang nag-aasikaso sa kanyang bagong silang na sanggol. Hindi niya napigilan ang pag-iyak ng gabing yun dahil sa kanyang kalungkutan. Wala na pala siyang asawang hihintay na taasahang uuwi. Bukas ng umaga ay susunduin siya ni Romel para makita niya ang bangkay ni Rodel. Bago pa ito ilibing sa libingan ng mga bayani. Hinahanap din niya ang presensya nito dahil nasanay na siya na kasama ang bayaw sa loob ng apat na buwan. Naging maasikaso to at maalalahanin. Bagay na hinahanap niya sa mga oras na yun. Na mga sandaling yun, hindi na rin naman dalawin ang antok si Romel. Si Jasmine lamang ang kanyang isip at nasanay na siya nakatabito sa pagtulog. Kung maari nga lang sana, hindi niya to iiwan kanina.
Ngunit naisip niya na kailangan niya tumbigan ng sapat na panahon para maipagluksa ang kamatayan ng kanyang kapatid. Alam na niya na nabaling na dito ang pag-ibig na dating iniukol niya sa kasintahang si Misty. At hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang hipag ang katotohanan yun. Bukod doon, nagiging problema din kung ano ba talaga ang nararamdaman nito para sa kanya. Sa buong panahon ng kanilang pagsasama, alam niya na ang kakambal niyang si Rodel ang iniisip nito. Ang malaking problemang iyon ang laman ng kanyang isipan hanggang sa makatulog siya ng mahimbing. Kinabukasan ay sinundo niya si Jasmine at ang mga magulang nito para isama sa kinaroroonan ng bangkay ni Rodel. Tinawagan niya si Ariel at ang kanyang ninong para maihanda na ang lahat para sa libing ng kanyang kapatid. Namumugto ang mga mata nito at halatang hindi ito nakatulog sa buong magdamag. Gusto man niya itong aluin ay hindi niya magawa dahil wala siyang karapatan na pakialaman ang nararamdaman nito sa ngayon. Pinigil din niya ang kanyang sarili sa pagnanais na haplusin ng mga pisngi nito at labis din siyang nasasaktan dahil sa paghihirap ng kalooban nito. Kung maari nga lamang niyang alukuin ang lahat ng sakit na hirap na nadarama nito, ginawa na sana niya. Kung pinagmasdan lang sana niyang mabuti ang mga mata nito, ay masisinag niya ron ang pananabik dito sa kanya na pinipigilan din ito ng mga sandaling yun. Hindi alam ni Jasmine kung paano kikilo sa harap ni Romel nang dumating ang lalaki para sunduin siya at ang kanyang mama at papa. Hindi na ganun kadali para sa kanya maglambing sa binata dahil alam na niyang hindi ito ang kanyang asawa. Higit sa lahat, may kasintahan na to na siyang pakakasalan nito. Ngayong alam na niyang wala na ang kanyang tunay na asawa. Ewan ba ni Jasmine kung bakit puno na ng panghihinayang ang kanyang dibdib? Dahil sa pagkakalantad ng katotohanan, may isang bahagi ng kanyang isip na nagsasabing sana na natili na lamang nalihim ang tungkol sa kamatayan ni Rodel at na malagi na lamang si Romel sa pagpapanggap na asawa niya. Kasama ni Romel ang kanilang ninong na si Major Perez at ang kaibigan ni Rodel na si Ariel na dumating ang mga to ng umagang iyon. Magkape muna tayong lahat habang hinihintay natin sina mama at papa. Anyaya niya sa tatlong lalaki. Katatawag lang sa akin ni mama na on the way na sila. Nagpaunlak na ba ng tatlo na magkape muna? Agad niyang pinagtimpla ang mga to kasama na rin siya. Naupo silang magkakaharap sa sala. Saglit na namagitan sa kanila ang katahimikan na parabang tinatansya nila ang saloobin ng isa't isa. Ang kanilang ninong na si Major Perez ang una nagsalita. Natanggap mo na ba, Jasmine, na wala nang iyong asawa? Tanong nitong nakatingin sa kanya. Marahan siyang tumangho. Inaman kasi ang totoo. Masakit, pero natanggap na niya. Ipagpatawad mo na inilihim namin sa iyo ang lahat. Pagbigyan lang namin ng kahilingan ni Rodel. Naunawaan ko naman po kayo, Ninong. At ikaw, Ariel. Ang pinag-aalala ko lang ay itong si Romel. Malaking kaabalahan din sa kanya ang ginawa niyang pagpapanggap. At kung hindi ako nagkakamali, nadamay pati ang kanilang relasyon sa kanyang kasintahan. Wala naman naging problema sa aming dalawa ni Misty, Jasmine. Pero alam ko nagdaramdam ang iyong girlfriend sa iyo dahil sa iyong ginawa. Napahinga ng malalim si Romel. Kasalanan ko, Jasmine, nawalan ako ng lakas na loob na magpaalam sa kanya. Alam ko kasing hindi siya papayag. So may problema nga kayo ngayon? Actually, hindi pa kami nagkakausap ng maayos. Oo, aaminin ko na may pagdaramdam siya sa akin, pero wala kang kasalanan doon. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman siguro ako mahihirapang magpaliwanag sa kanya. Broad-minded si Misty at mahal na mahal ako niyon, kaya palagay ko hindi mahirap ang problemang to. May naramdaman siyang kurot sa puso sa sinabi niya ni Romel na mahal ito ng kasintahan. Hindi niya alam kung bakit salip na matuwa para sa lalaki ay nakaramdam pa siya ng selos. Siguro nga dahil napamahal na sa kanya si Romel. Matagal-tagal din naman ang panahong pinagsama nila bilang mag-asawa kaya na-develop ang damdamin niya dito. Hindi naman kasi mahirap mahalin si Romel, lalo na at kamukha to ng kanyang asawa. Sana madali niyong maayos ang lahat. Huwag ka mag-alala tungkol doon. Sabi ko nga sa'yo, madali lang pagpaliwanagan si Misty. Kung kakailanganin mo ang tulong ko para maliwanagan agad siya, huwag ka magkatabiling puntahan ako. Palagay ko hindi na kailangan yun, Jasmine. Huwag ka na mag-alala tungkol doon. Napatungo na lamang siya. Muli na namang namagitan sa kanila mga ilang saglit na katahimikan habang inuubos silang kapeng tinimpla niya. Siya nga pala, Jasmine.
Maraming benepisyo makukuha mo sa pagkawala ni Rodel. Ang totoo, inayos na namin ang lahat ng to para pagdating ng oras na malaman mo ang nangyari sa kanya, ay kakuha-kuha mo na lamang ang mga yun. Malaki rin ang maitutulong ng mga makukuha mo sa inyong mag-ina. Maraming salamat po, Ninong. Kung ganyang may mga makukuha pala ako, makakabayad ako ng mga ginastos sa aming mag-ina ni Romel. Hindi mo na kailangan bayaran ng lahat ng ginastos ko para sa inyo, Jasmine. Kapatid ko ang iyong asawa kaya tungkulin ko lamang ang ginawa ko at hindi mo dapat tingnan yun na utang sa akin. Pero, isa pa, inasikaso mo naman ako sa panahong yun. Wala kang dapat na alalahanin tungkol dun, Jasmine. Salamat kung ganun. Naubos na nila ang kanilang kape na makarinig sila ng ugong ng humintong sasakyan sa harap ng bahay. Ang kanyang mama at papa na ang dumating. Naku, pasensya na kayong lahat at medyo na-traffic kami ngayon. Hingi ng paumanhin ng kanyang mama sa tatlong lalaki. Walang anuman ho, kumare. Sabi ng kanilang ninong, hindi naman ho tayo nagmamadali. Pero kailangan na nating lumakad para maiayos na natin ang pagbuburulan ng aming manugang. Sabi naman ng kanyang papa. Nakabihis na naman siya kaya madali silang nakaalis. Sa kotse ng kanyang mama at papa siya nakisabay, samantalang sa kotse naman ni Romel sumakay si Ariel at Major Perez. Tahimik lang si Jasmine habang tumatakbo ang kanilang sinasakyan. Naiisip niya si Rodel, ang kanyang asawa na naging napakabait sa kanya. Sumandal siya sa upuan at pinikit ang mga mata. Sukat doon ay parang rumaragas ang tubig na nagbalik ang mga alaala. Ang masasayang sandali nila ni Rodel. Hindi na marahil niya malilimutan kung paano sila nagkakilala ni Rodel. Sa isang kasalan yon, na isa siya sa mga abay. Kaibigan niya ang kinasal na si Fatima at kaibigan naman pala ni Rodel ang groom na si Justin. Maid of honor siya at dapat pala ay si Rodel ang best man dahil kababata at kaibigang matalik to ni Justin. Pero hindi natuloy na umabay si Rodel dahil nang malapit ng kasal ay pinadala to sa Kabisayaan. Tumawag daw to kay Justin at nagsabing hindi to po pwede. At the last moment ay napalitan ito ng mga ikakasal. Ang siste ay madali naman daw na naayos ang grupo ni Rodel ang problema sa lugar na pinagpadalhan dito. Kaya isang araw bago ang kasal, nakauwi ito at nakadalo rin sa kasal. Hindi na ito humabol na maging abay pa dahil nakakaya naman daw sa pinalit dito. Kaya nga nung dumalo to ay naka-civilian lang. Short sleeve polo na kulay pati sa naka-chuck in sa isang itim na slacks. Napakagwapo ni Rodel noon kahit pa nga parang napaka-formal ng suot nito. Palibasa talaga maganda naman ang pangangatawan, matangkad at maiksi ang gupit ng buhok. Kaya para tong isang matinee idol na hindi maaring hindi mapapansin, kahit nakahalo sa karamihan. Ang totoo nga, pinagbubulungan to ng mga kasamahan niyang abay, kasama na siya. Habang hindi pa nagsisimula ang wedding march, nagkukumpulan silang mga abay na babae at panay ang sulyap nila sa lalaki na maagad dumating sa simbahan. Napansin sila ng bride kaya pinakilala sa kanila si Rodel. Game naman na nakipagkilala sa kanila to. O Rodel, kung pwede ka sanang best man itong si Jasmine sana ang kapartner mo. Sabi pa ni Fatima nang ipakilala sila sa isa't isa. Nang magkamay sila ng lalaki ay para pa siyang napaso dahil tila may mainit na bagay na gumapang sa kanyang mga ugat. Mula sa mainit na palad ng lalaki, nahila tuloy niya ang kamay na hawak pa rin ito. Nakakapanghinayang naman hindi ako natuloy. Sabi nito na nakatingin sa kanya. Pakaramdam niya ay pinamulahan siya ng mukha ng mga sandaling yon na para nang nagparamdam si Rodel. Pwede naman kayo maging magkaibigan itong best friend ko, Rodel. Sabi ni Fatima. Hindi ba, Jasmine? Baling sa kanya ng babae. Ha? Oo naman, bakit hindi? Para kaibigan lang pala eh. Ngumiti si Rodel at lumitaw ang mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin nito. Para namang gusto niyang kiligin sa ngitingin ng lalaki dahil laging napakagwapo nito sa kanyang mga mata. Crush ko siya. Lihim niyang naibulong sa sarili. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niyang kasiyahan nang magsimula na silang magmarcha patungo sa altar at habang dinaraos ang kasal ng dalawa. Ang nasa isip niya ay si Rodel kaya nga panay ang palihim niyang sulyap dito. At ganun din naman pala si Rodel. Pandalas din ang sulyap nito sa kanya at hindi nga sinasadyang nagkasabay pa silang sumulyap sa isa't isa. Kaya nalaman agad nila noon pa man na crush nila ang isa't isa. Malakas ang loob ni Rodel, palibasa isa tong sundalo. Nang matapos ang reception ay lakas loob siyang nilapitan nito. Maari kaya kitang dalawin sa inyo, Jasmine?
Diretso ang tanong nito sa kanya na labis niyang kinatuwa. Bakit naman hindi? Dadalo ka lang naman pala. Napangiti ang lalaki at napakamot pa sa ulo. Of course, hindi ako basta dadalaw lang. Ang totoo, aakyat ako ng ligaw. Bahagyang napaawang ang kanyang mga labi. Hindi sa kabiglaanan kundi sa kasiyahang pumuno sa kanyang dibdib. Ikaw ang bahala. Sagot niyang bahagya pang natuliro. Hindi naman kaya magalit ang mga parents mo kung tatanggap ka ng isang mahirap na maliligaw na tulad ko lang? Hindi agad siya nakasagot dahil ang totoo inaalala agad niya ang kanyang mama. Inaman niya to ay aaminin niyang may pagkamata pobre to. At ang tulad ni Rodel na isang sundalo lang ay hindi papasa dito. Hindi naman silang dadalawin mo kundi ako eh. Sagot niya bilang pagpaparamdam dito na hindi nga to magugustuhan ng kanyang mama. Pero lihim niyang naidalangin na sana hindi naman to madiscourage. Ngumiting muli ang lalaki. Kahit naman magalit sila, hindi nila ako mapipigil ganyang may pahintulot ka na sa akin. At ngumiti na rin siya dito. Pauwi ka na ba? Tanong nito sa kanya. Oo, nagpaalam na ako naman sa mag-asawa eh. Pasensya ka na at gusto man kitang ihatid, wala naman akong sasakyan. It's alright, Rodel. Malapit lang naman ng sa amin at magta-taxi na lamang ako. Masaya sila naghiwalay pero ang puso niya masayang masaya at puno ng pag-asam na makikitang muli ang lalaki. Hindi naman siya binigo ni Rodel. Pagkaraan ng ilang araw ay dumalaw nga ito sa kanya. Gabi noon at nakatapos na sila magapunan nang dumating ito na may dalapang mga malalaking bayabas na manibalang. Ipinakilala niya ito sa kanyang mama at papa at isinama na niya sa terrace nila. Nagpasunod siya doon sa katulong ng maiinom. Pasensya ka na sa mama ko ha. Hingi niya ng paumanhin dito nang magkasarili na sila sa terrace. Nakita kasi niyang sumama ang mukha ng kanyang mama nang ipakilala niya to. Bagamat hindi naman nagsalita ng hindi maganda. Walang problema sa akin, Jasmine. Sabi mo nga hindi naman sila ang dadalawin ko. Which also means na kung sakaling mapasagot kita, hindi naman silang kakasamahin ko't kundi ikaw. Napangiti na siya. Talagang malakas ang loob ng lalaki. At gusto niya ang tapang nito. Marami silang napagkwentuhan ng gabing yun. Maraming naikwento sa kanya to tungkol sa mga exploits nito sa pagiging sundalo. Naging mahusay naman siyang tagapakinig. At totoo naman sa loob niya ang mga komentong sinabi niya tungkol sa mga kwento nito. Nang malapit na itong magpaalam ay nabigla siya sa sinabi nito. Maari kaya kitang anyayahang mag-dinner isa sa mga araw na to? Nabilisan talaga siya sa lalaki. Oo naman, bakit hindi? Sigot niyang hindi na nagpakipot pa. Gusto naman talaga niyang sumama dito. Talaga payag ka? Tanong nitong nagliwanag ang mukha. Oo naman, normal lang naman ang makipag-dinner sa isang kaibigan, hindi ba? Salamat, Jasmine. Hindi pa man ipinaligaya mo na ako. Hindi na rin ito nagtagal at pagkaraan lang ng tatlong araw ay tumawag na ito sa kanya at nag-anyaya ng dinner. Pumayag naman agad siya. Hindi na siya nagpasundo dito para hindi na rin ito makita ang kanyang mama. Alam kasi niyang sisimangutan lang ito ng kanyang mama kapag nakita ito. Nagpaalam kasi siya na lalabas para makipag-dinner nga kay Rodel. Pinayagan naman siya pero alam niyang tutol ito sa gagawin niyang pagsama sa lalaki. Hindi lang siguro masabi ng diretsa sa kanya. Sa isang seafood restaurant siya dinala ni Rodel at pinaghimay pa siya nito ng alimango at hipon. Hindi lang siya basta nabusog. Naging napakasaya niya ng gabing yun dahil matagal niyang nakasama ang lalaki. Matapos kumain, iniyaya siya dito sa luneta at sumama naman siya. Gusto pa nga niyang makornihan pero nung naroon na silang dalawa, naglalakad sa damuhan malapit sa rebulto ni Rizal, naramdaman niyang tila may mahika sa paligid. Sukat pa namang nagtapat na sa kanya ng pag-ibig ang lalaki. Ang bilis naman, sabi niya dito. Ngumiti ito. Doon din naman tayo patungo eh. E di sabihin ko na ngayon, hindi siya kumibo. Gusto mo rin naman ako, hindi ba? Nakangiting sabi nito. Bakit pa siya magpapakipot pa? Siya ang babaeng walang kakuskus balungos at pag gusto niya ay gusto niya. At pag ayaw, ayaw niya. Oo, gusto rin kita. Talaga? Tuwang sabi nito. Oo, pero huwag ka magtatalon dyan at nakakahiya. Eh, the girlfriend na kita. Oo nga eh. Bigla siyang ninakawan ng halik ni Rodel at muntik na siyang mapasigaw sa pagkabigla. Hinapas niya ito sa braso. Ikaw talaga? Inakbayan siya nito at naging napakasaya ng kanilang gabi. Habang nagpapalakad-lakad sila sa paligid.
Biglang napalis sa mga alaala nang marinig niya ang malakas sa boses ng kanyang mama. Napadilat siya at natuklasan niyang nakahinto na ang kanilang sinasakyan. "Narito na tayo, Jasmine," sabi ng kanyang mama. Bigla siya nakadama ng lungkot nang maisip na makikita na niya ang bangkay ng minamahal na asawa. Pagbaba niya ng kotse ay nakasalubong na sa kanya si Romel. "Nakikiramay ako sa iyo, Jasmine, at sana tanggapin mo ng maluwag sa iyong kalooban na nangyaring to kay Rodel." Malungkot at nangingilid ang mga luhang sabi ni Major Perez sa kanya. Ang lahat ng mga taong naroon ay nakiramay sa kanyang pagdadalamhati at ngayon lang niya nalaman na marami palang kaibigan ng kanyang asawa na labis sa nagmamahal dito. Kahit papano gumaan ang kanyang kalooban sa nalaman niyang yun. Hindi pa rin niya napigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak nang malakas ng ihat dating ang bangkay ng kanyang asawa. Bigla siya nakadama ng panghihina at panlalambot nang makita niya to na nakahimlay sa mamahaling kabaong. Naalerto naman si Romel ang makita nito ang kanyang pamumutla at naging maagap ito nang mawalan siya ng malay. Sa matipunong bisig nito bumagsak ang malambot na katawan ng hipag. Mabilis siya nitong dinala sa dala nitong air-conditioned van para maging komportable ang kanyang pakiramdam. "Kaya mo ba ang katawan mo?" Nag-aalala ang tanong nito nang magmulat siya ng kanyang mga mata. Digli siyang nakadama ng habag sa kanyang sarili na makita niya ang gwapo nitong mukha na kamukha ng kanyang asawa. "Paano na kami ngayon ng aking anak?" Hindi napigilan ni Romel ang sarili dahil nakitang ayos na yun. Mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit. "Hindi kita pababayaan. At kung mamarapatin mo, aalagaan ko kayo mag-ina sa abot ng aking makakaya." Banayad na bulong nito sa kanya. Bigla siyang latauhan nang marinig niya ang mga sinabi nito. Naalala niya ang bangkay ng kanyang asawa na hindi pa naililibing. Pagkatapos ay napapayakap na agad siya sa kapatid nito. "Sandali lang." Aniya pagkatapos ay kumabala siya sa pagkakayakap nito. Waring napahiya naman ito sa ginumang pagyakap sa kanya kaya agad siyang binitawan nito nang maalala rin nito ang kapatid. "Maayos na ba pakiramdam mo?" Tanong nito sa kanya para maalis ang pagkailang nilang dalawa. "Oo. Kung gayon, maaari na tayong bumalik sa loob para maisaayos ng bangkay ni Rodel." Tahimik nga sila nagbalik sa loob ng chapel ang headquarter na yon at pagkatapos ay sama-sama sila nagtungo sa libingan ng mga bayani para mailagak na ang bangkay ng kanyang asawa sa huling hantungan nito. Nagtungo rin doon si Misty dahil gusto rin itong makirami sa kasintahan. Bago ganap na inihulog sa hukay ang bangkay ni Rodel ay muling binuksan ang kabaong nito para makapagbigay ng huling pamamaalam ang mga mahal nito sa buhay. Magkasabay na tinunghayan ni na Jasmine at Romel ang labi nito at pareho sila nag-ali ng taus-pusong panalangin para dito. "Paalamhal ko, sana matahimik ng kaluluwa mo at maraming salamat sa pagmamahal na inialay mo sa akin. Hindi kita makakalimutan at asahan mong pakakamahalin ko ang ating anak," bulong ni Jasmine sa bangkay ng asawa. "Rodel, patawarin mo ako sa naging pagkukulang ko. Ganun na rin sa hindi sinasadyang pagmamahal ko sa iyong asawa. Umasa kang mamahalin ko ang iyong mag-ina kung sakali magkaroon ng katunugunan ng aking damdamin kay Jasmine. Ngunit kung hindi naman ay mananatili ako sa kanilang likod at tutulungan ko pa rin sila sa lahat ng oras." Pangako naman ni Romel sa bangkay ng kapatid. Taimtim ang kanilang mga panalangin at ganun na rin ang mga pangakong sila lamang ang nakakabatid. Pagkatapos ng misa at pamamaalam ng iba pang malalapit dito, inilagak na to sa huling hantungan. Muli na malisbis sa mga luha ng kalungkutan sa makikinis sa pisngi ng kanyang hipag. "Bakit hindi mo siya punta at aluin?" tanong ni Misty sa kanya. "Pabayaan na muna nating mailabas niya ang lahat ng sama niya ng loob sa ibang pagkakataon ko na lamang siya kakausapin. Pwede pang pag-usapan natin ang tungkol sa ating dalawa? Pagkatapos ng libing?" "Yan din talaga ang sasabihin ko sa iyo, Misty." Pagkatapos ang lahat ng iyon ay kanya-kanya na nang uwi ang mga taong nakibahagi sa kanilang kalungkutan. "Mauna na rin ako sa inyo, Romel. Hihintay na lang kita sa bahay mo para makapag-usap natin ang tungkol sa ating dalawa." Paalam ni Misty sa kanya. "Iahatid ko lang sila at pagkatapos uuwi na agad ako." Wala silang kibuan habang naglalakbay sila pabalik sa dating bahay nila. Pinabayaan na naman niya na matahimik ito nang sa ganun ay makapag-isip din ito ng mabuti. Si Alan Trining ang nagbuka sa kanila ng pintuan at dire-diretso sila sa loob. "Alan Trining, pakidalhan niyo naman kami ng juice dito."
ani Jasmine sa katulong na makaupo sila sa sala. Jasmine, hindi na ako magtatagal. Naghihintay kasi si Misty sa bahay at may mahalagang bagay kami pag-uusapan. Maagap naman na paalam nito sa kanya. Nakadama siya ng pinong kurot sa kanyang dibdib nang malaman niyang nagmamadali na tong umuwi. Subalit pilit pa rin niyang ikinubli dito ang tunay niyang nararamdaman. Ikaw ang bahala. Kulang sa tatag na sabi niya. Pero bago ako umalis, pwede ko bang mahawak at mahagan ang baby natin? Ibinigay niya dito ang sanggol na 2 linggo na pa lamang niyang naiisilang. Baby, huwag mong pahihirapan si mami habang wala ang daddy ha? Masuyong sabi nito sa kanyang sanggol bago pa nito hinalikan sa pisngi ang nasabing sanggol. Bumilis naman ang tibok ng kanyang puso nang marinig niya ang sinabi nito. Para mong may kung anong uri ng damdamin ng pilit na kumakawala sa kanyang dibdib ng mga sandaling iyon. At napangiti siya ng bahagya dito. Babalik ako. At sa pagbabalik ko ay aayusin naman natin ang ating relasyon. Lakas loob na wika nito bago siya ginawaran ng banayad na halik sa kanyang magkabilang pisngi. Magalang din itong nagpaalam sa kanyang mga magulang. At pakiramdam niya ay ayaw nitong umalis sa mga sandaling yun. Dangan niya lamang at dalaga sigurong importante ang pag-uusapan nito at ni Misty. Mukhang mahal ka na rin ni Romela. Anang kanyang ina na makaalis ito. Hindi ho ba masagwang tingnan kung magkaroon kami ng relasyon ng kakambal ng aking asawa? Hindi na kanakatiis sa tanong niya sa ina. Anak, walang masama kung pareho naman kayo ng nararamdaman ng bayaw mo. Isa pa, siguradong matutuwa pa ang asawa mo kung sa kanyang kakambal ka muling iibig. Dahil alam niya na magiging mabuting asawa at ama to. Samantala, ay nakarating na si Romel sa kanyang sariling bahay at inabutan niya naghihintay si Misty sa sala. Pasensya ka na kung medyo natagalan ako. Bungad niya sa kasintahan. Okay lang. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan ang lahat. Halata nagugulo ang wika niya. Romel, parang alam ko na kung ano gusto mong sabihin sa akin. Misty, hindi kita gustong saktan at alam mo namang minahal kita sa buong panahon ng ating relasyon. Ngunit lalo lamang nasasaktan ikaw kung patuloy kitang paasahin sa wala. Ang ibig mo bang sabihin ay dito na nagtatapos ang lahat sa atin? Hindi kita kayang dayain. At gusto kong aminin sa iyo na si Jasmine na ang minamahal ko. Siya rin ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. At hindi ko makakayang malayo sa kanya ng matagal. Napaiyak to nang marinig ang kanyang mga sinabi. Mahal ka rin ba niya? Hindi ko alam. Hindi ako magiging hadlang sa kaligayahan mo, ngunit gusto ko lang masiguro na magiging maligaya ka rin sa kanya. Alam ko na magiging mahirap ang sitwasyon ko dahil kamukhang kamukha ko ang lalaking labis niyang minahal. Ngunit nakahanda ako makipagsapalaran at nakalaan din akong masaktan kung hindi niya ako matututunang mahalin. Mas mabuti na ang ganun kaysa sa umayaw ako nang hindi man lang pinaglaban ang aking damdamin. Hinahangaan kita sa iyong paninindigan. At labis ako nangihinayang dahil hindi nagkaroon ng katuparan ng ating mga pangarap noon. Patawad, Misty. Wala kang kasalanan. Pwede mo ba akong hanggan sa kahuli-huli ang pagkakataon? Gusto ko kasing malasap ang tamis ng iyong halik dahil maaari ito na ang huli nating pagkikita. Samon ito sa kanya. Pinagbigyan naman niya to dahil kahit na papani matagal din naman ang kanilang pinagsamahan. Pinananabi ka ni Jasmine ang pagbabalik ni Romel dahil ilang buwan na rin ang nakalipas. Magbuhat ng huli sila magkita. At damang-daman niya ang pag-ibig na nag-uumapaw sa kanyang puso para dito. Tanggap na niya ang pagkawalan ng kanyang asawang si Rodel. At umaasam siya na muli siyang liligaya sa piling ng lalaking natutuhan niyang mahalin ang hindi niya nalalaman. Samantala, alanganin pa ang kalooban ni Romel sa pagpunta kay Jasmine. Ngunit hindi na nito makayanan ang pananabik na nadarama nito para sa kanya. Kaya lakas loob ito naglakbay patungo sa dati nilang bahay. Wala man itong kasiguraduhan sa kanyang damdamin. Handa na nitong harapin ang lahat. Mas mabuti na ang malaman na nito kung ano ba talaga ang tunay niyang nararamdaman para dito. Kaysa manatiling natatakot sa katotohanan. Lumundag naman ang kanyang puso sa kinalalagyan nito nang marinig niya ang pamilyar na ugong ng sasakyan nito. Mabilis niyang tinangnan ang kanyang sarili sa harap ng salamin ng kanyang tukador. Matapos makitang okay naman ang kanyang itsura, agad siya nagwisik ng paborito niyang pabango sa kanyang buong katawan. At pagkatapos noon, agad siyang lumabas sa kanyang silid.
Inabutan niya ito nakaupo sa sofa at nang makita siya nito, agad niyang nakita ang paghangang Romestro sa mga mata nito para sa kanya. Hi, bakit ngayon ka lang bumalik? Masiglang tanong niya dito. Parang hindi nito narinig ang kanyang sinabi dahil abala pa ito sa pagmamasid sa kanyang bagong kaanyuan. Hindi na mababakar sa kanyang itsura ngayon na nakapagsilang na siya ng isang sanggol. Bagkos ay mistula siyang diyosa ng kagandahan sa mga paningin nito. Bakit ba para ka nakakita ng multo? Patuloy na tanong niya dito. Napakaganda mo kasi ngayon. Nabubulol na sagot dito. Bakit? Noong nakaraan ba hindi? Maganda ka rin noong nakaraan at kahit nga malaki pa ang iyong tiyan. Kaya nga hindi ako napigilan ng aking sarili na umibig sa'yo. Matapat na sagot nito. Niligawan mo ba ako? Pwede ba? Parang baliktad yata ang mga pangyayari sa atin. Naging asawa mo na ako pagkatapos ngayon mo palang ako liligawan. Paano naman si Misty? Wala na kaming relasyon. Sinabi ko na sa kanyang ikaw ang mahal ko at hindi ako mabubuhay nang wala ka. Malabing na wika nito habang matiim na nakatitig sa kanyang mga mata. Kung ganun, bakit? Nagpalipas ka pa ng ilang buwan bago nagbalik. Dahil natatakot ako na tanggihan mo at kinatatakutan ko rin ang katotohanang maari mo akong ibigin. Dahil sa kamukha ko lang iyong asawa. Kamukha mo nga si Rodel, ngunit marami kayong pagkakaiba. Bukod doon, hindi rin pareho ang inyong mga pagkatao. Kaya masasabi ko na umibig ako sa magkaibang lalaki. Ang ibig mo bang sabihin minamahal mo na rin ako? Mahal na mahal kita at pinanabikan ko ang muli nating pagkikita. At ngayong narito ka na, hindi na makapapayag na hindi ko pa madama ang pag-ibig na sinasabi mo. Namubungay ang mga matang sabi niya dito. Napalunok to na makita ang pagbuka ng kanyang mga labi. Tanda na naghihintay ang mga yon sa maapoy nitong mga halik. Ngunit hindi nito nagawa ang bagay na yon dahil naalala nito ang kanyang anak at si Aling Trining. Nasaan ang baby natin? Pigil ang emosyon tanong nito. Pinapunta ko sila kina mama dahil nasasabik na raw ang mga to sa kanyang apo. Kaya wala kang dapat na alalahanin dahil solo natin ang bahay na to. Pilyong wika niya. Dahil sa sinabi niya ngayon, hindi na nito nagawang pigilan ng sarili. Mabilis itong inangkin ng kanyang mga labi. At pagkatapos, pinagsaluhan nila ang matamis nilang pag-ibig sa isa't isa. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Jasmine at Romel. Sana kayo naging joy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.